dito pa lang eh. Putang ina, ano yan? Ano yan? Tae. Mama! Ano yan? Regla. Mama, may regla. May regla ka. Itim na. Mama! Itim no. Babasag to. Para magtanda, nadaan na kasi sa maayos na pakikipag-usap eh. Dalawang hampas ng hanger para kay Tyronia. Dalawang hampas ng hanger para kay Pai. At dalawang hampas ng hanger kay Ika. Sa totoo lang, di naman masakit. Parang pwede ulit magkamali. Kasi hindi naman siya nagpasa. Yun na yun, Mama Marie. Glutinous rice flour. No flour? Panglapag, putang ina mo. Ito naman, di ka naman pinigilan din sa ospital eh. Pero yung bakunahan mo nang may sakit yung bata, hindi mo mali yun. Doon tayo sa ano, sinunod ko kayo na nagdadalhin sa ospital. May masasabi pa rin kayo. Nasundin ko yung guts ko, may masasabi kayo. Hindi ko alam kung saan ako lulugan. Papi, sinabi ko nga sa'yo, di ba? Delikado yun, website lang yun. Ah, magalit ka naman sa akin kaya sa putang ina, mamamatay ka? Sa wakas, tapos na yung pag-aayos at paglilipat ng editor house. Kompleto na yung mga computer, mga Bathala office chair namin. Mula noon pa talaga, sa Bathala na kami nagtitiwala. Sa quality ng mga upuan, salamat po sa smooth na service ninyo. Nagpunta kami sa The Icon Clinic kasi high maintenance akong babae. Hindi pwedeng walang self-care. Kailangan kong alagaan yung sarili ko kasi maraming umiidolo sa akin. Wala na natin mong paganda. Wala pa kaming tulog nun. Antok na talaga kami. Sana ganito rin ako katanggal mo. Sana ganito rin ako kapayat eh. Marami talaga mga bago na hindi ibigay sa'yo ng Diyos. Ibig na lang ang ganda mo sa mga kapalik. Ang bait-bait mo, taba mo na. Meron silang laser dito sa Pilipinas. Napagawa ko na yun. Nag-shave ka ba? Patingin niya. Mag-ilip lang naman tumama pero wala tong amon. Patingin niya. Hindi ako nag-shave. Nag-ano lang ako. Nag-wax. Ayoko nang alam shave. Alam mo, ikaw lang yung ganyan kaganda pero... Mama, natural lang mo may buhok sa Pilipinas. Hindi kasi ako nag-shave, ma'am. Kasi nakakaisin na ako nag-shave. Hindi. Alam ko kung bakit. Pampaswerte kasi yan. Oh, laki chan platete. Patigil mo. Every week talaga, nagpupunta kami sa The Icon Clinic sa BTT Center sa May Ortigas. Of course, syempre, hindi pwedeng mawala ang schedule namin kay Doc Yapi. Tinototoo na talaga namin ang pagpapaganda. Ako, ang ginawa ko, nagpapaforma ako sa face and then, syempre, tanggal din ang hair sa kilikili. And nung time na to, si Paye ang nagpatanggal ng buhok sa kilikili. Grabe, sobrang haba, gubat. Dahil gusto kong glowing ang kilikili ko, pinagawa ko na rin siya at the same time, nagpa-facial ako, nagpa-glutal na rin ako para bonggang-bongga yung skin ko, di ba? Kita niyo naman. Thank you! Dahil 2M na ako sa Facebook page ko. Follow niyo na lang ako, guys. Ado 2M ka na? Check ko. Yung sound 400 na lang nakakaan. Tanki na. 2M ka na? Congrats! Congrats, Mama! 2M ka na!
2N na siya dahil dyan. Bibigyan po akong 2 million. Yes! 2 million. Sino ba ito ang 2M? Ako kasi pa eh. Siyempre, nagpa-V-boost ako sa Icon para siyempre kahit pa paano pumuti-puti naman tayo. At nagpa-facial na rin ako para kumihis ang mukha kasi lately nagbe-breakout talaga ako. At nagpa-diode ako kasi kailangan na talaga ng legs ko kasi grabe na yung buhok. Nag-live kami nun ni Jowa sa Facebook page ko. Tapos nabigay kami ng Gcash nun eh. Tapos bigyan nasusukan na lang talaga ako. Ay! Nanabi sa John Gunn. Hindi siya, hindi siya binigay. Kung matapos niya, ano, ang gamit ko lang. Hindi ko talaga kinakaya. Bila na siya lumalabas sa bibig ko. Yun, puro suka pa rin. Hindi pwedeng wala si Vin sa tabi ko. Kasi tulad yan, tumahay na sa sandali. Sumusuka na naman agad ako. Mag-isa lang. Buti na lang, grabe ako magtawag ng uwak. At si Kiana, nandiyan. Rinig kasi sa buong bahay yung suka ko. Si Baby Mommy, nag-iiba na ang problema niya sa araw-araw. Problema na niya yung hindi siya makatulog kasi palung-palo daw akong humilik. Tapos minsan, nagtatampo daw siya. Hindi ko alam kung bakit. Ano yung ito? Ewan ni? Papadentist lang ako. Pero, isang kindat ko lang. Lambingan na ulit. Yes! Tapos sa madaling araw, bigla akong sobrang magugutom. Minsan, hindi ko yan maalala eh. Ginising pala ako. Si birthday, pagutom yan. Nag-aantay lang siya sa kusina, nakatingin, hanggang sa uupo. Hihiga. Lilipat sa sofa, pupunta sa hagdan, hindi mapakali, antay ng antay sa pagkain niya. Akala ko napaka niya ng mga kasambahay si birthday. Nanibago ako kasi wala siya sa paligid ko. Wala sa kama, tapos sinalam ko pa sa ilalim ng upuan, wala din. Kaya binaba ko na. Waiting pa din pala siya sa pagkain niya. Kaya yun, nasikaso ko na, ate akin, nabilisan natin itong na to. Sinamahan ko na din. Kasi pag gumalaw ako or umakyat ako, madidistract siya. Minsan pag ganun, hindi agad tinatapos yung pagkain niya. Or ayaw niya nang kumain.
Wala, bila siya nawawala ng gana. Kaya ayun, upo na lang ako doon. Tingin-tingin, nangangalay ako, ang tagal niya kumain. Sinasamahan ko lang siya hanggang sa maubos yung pagkain niya. Ay, inaantok na ako. Tapos, umakit na kami. Nagulat po ako kasi bigla po akong sinusundan ng CCTV camera. Akala po talaga namin ni Ate Kiana, pinagtitripan po kami ni Mami Oni. Yun pala, motion detection lang. Nakakatuwa po talagang kasama si Ate Kiana sa bahay kasi siya po yung nakakasundo at nakakausap ko palagi. At nagkakasundo din po kami sa mga tawanan sa simpleng bagay. Sa totoo lang, hindi ako natutuwa sa closeness nila. Tama ba yun? Girlfriend ako. Ako ang magdidesisyon kung sino magiging close ng jowa ko, kung sino magiging kaibigan niya, at kung kaninong joke siya tatawa. Kesa mamili siya kung ako ba o sila, ano pang sense ng buhay mo kung wala ako? Sa kwarto po ni Mami, madalas po namin siyang samahan kasi palagi nga lang po siyang pahinga. Hanggang sa mula sa madami kami, hanggang sa ako na lang palagi yung natitira. Hindi ko nga po alam kung paano nagagawa ni Tyronia na pabayaan yung mami niya. Imbis na bantayan niya, nagtitiktok lang siya sa beranda. Buti na lang, may baby Ika si Mami Oni. Napag-usap kami ng family na magkaroon ng weekly basketball. Pampapawis, pampahealthy, panibagong activity sa mga buhay namin. Since hindi naman ako player, nagpaalam ako kay Jowa na bumili ng panglaro na sapatos. At naisip na rin namin na idamay ang Toro Boys. Hindi pwede maglaro tayo ng basketball lang wala yan. Alo! Ang ganda niya dito, Vince! Guys, oh! Pina LeBron James! Ay, tumutulog original ito! Bibigay pa tayo. Okay. Diba, Paki, siyempre, hindi pwede malaman pang basketball shoes bukas. Jinga! Oo, oh, buksan mo! Salamat. Love you. Jinga! Oo! Kaya nagiram ka sa akin kanina, sakto eh. Bumili ako para sa'yo. Ang brondo ah! Ulo! Pwede mo rin pang bago. Hindi ko kasi alam na kasali si Arvin. Akala ko hindi ako nalagsip ng laro, di ba? Sabi ko para may ano rin, bakit mag-shoot lang ako dun? Hindi ko alam, kailangan niya rin pala ng sabi. Sorry, hindi ko talaga alam. Hindi ko alam. Okay, check ko lang. Joke lang, thank you. Salamat. Lahat tayo mga nakalimbron bukas. Welcome, welcome. Ano mo yung size ko? Siyempre. Kaya sinasabi ko kanina sa akin, size 12 ka, di ba? Mga ganun ako. Kasi kala ko nagkamali din ako. Pero 12, sakto. Ang ganda. Ano na ako? Ano 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 ako?
Sorry, V! Tangin, hindi ko alam. Jordan na lang ako. Hindi, meron nga pa basketball doon. Nung inabot ko na kay Papa King yung sapatos, si Harvey nagselos. Wordplay! Lenak mo. Siyempre, ibabot mo basketball. Di pwede mo lang basketball shoes. Ano ito, para bukas? Oo! Ang sana! Sa'yo, pinaka-latest release niyan, bay. No, ang gagaling ang umuos, ha? Alam mo talaga, magaling maglaro, eh. Hindi na, oo. Ngayon na kaya ito maglaro? Thank you. Atang po yung tropa mong isa. Si Harvey. Gagaw, Dan? Oo, binigyan ko si Papa King. Harvey. Kasi nga kala ko, hindi naman siya sasali. Oh. Kasi ba nag-iya siya? Sa kala ko, yung yaya niya manonood lang siya, shoot-shoot lang siya. Pagdating ko dun, sana pare-pares tayo lahat, oh. Huwag ganun, hindi, okay lang, okay lang. Tangina, di ko talaga siya nabilan. Ay, bahay, hindi talaga siya nabilan. Kasi nga, ang akala ko ito, hindi siya naglalaro. Nagkaroon ng konting problema sa sapatos. Yung dapat kay Bay na size 11, malaki sa kanya. So, ang nangyari, itong 10.5 na para kay Kuya Odie, ito yung kay Jansky na mapupunta. Ipapatry ko kay Kuya Odie tong size 11 kasi mas malaki paa ni Kuya Odie kay Jansky. Pag umokay kay Kuya Odie tong gray, eto na yung kay Kuya Odie. Wah, eto mama din, de! Pumunta ako kay Harvey. Binigay ko kay Papa King yung sapatos. Tangina ni Harvey, nagtampo. Sabi niya, ako nag-iyan ng basketball, di ba? Akala nito niya nagbibiro lang ako. Sabi ko, hindi. In-explain ko kay Jowa na ikaw yung naggaya, pero hindi namin in-expect na maglalaro ka pala kasi may sakit ka sa puso. Ang sabi niya, maglalaro siya! Eh, may sakit siya sa puso, yung mabalot siya maglaro? Hindi, yung gagawin nga daw. Saka magkakama tumatakbo yun, kumakain na siobaw yun. Ang ina. Hindi nga daw siya tatakbo. Magsushooting-shooting lang daw siya. Ang point niya, siya daw yung naggaya. Parang hindi niya madiretso na, ako yung naggaya, bakit okay, wala ako? Shooting-shooting nga pala, hindi kahit nakapaka siya, pwede siya doon. Hindi niya naman kailangan nakapang running shoes o ano. Kasi nasakpan niya, alam mo kung bakit, wa? Siya lang yung walang bagong sapatos. Excuse me? Sa dami ng sapatos sa binigay mo sa kanya, pag siya totoong nagtampo, kukutungan ko siya. Kukutungan ko yun si Harvey. Pag talagang dinamdam na yan, putang ina, ang balas ko sa kanya yung balot na motor na binili ko sa kanya. Yeah, ganito na lang. Papatry natin kay Papa Odie tong 11. Pag di kumasa, kay Harvey to, bibila ko na lang si Papa Odie ulit po. Okay. Sabihin ko daw tulog. Sayang. Tiga mo dyan. Parang tanga. Siyempre hindi ka pwede maglaro nung wala ang basketball. Uy! Ay! Bilangin na mo! Parang bata. Sarap. Hindi ba siya masyado malaki? Hindi. Ilakad-lakad mo pa gano'n? No, masakto. Masigip pa nga eh. Sa isulay. Sakto ba? Oo. Sakto yun. Hi, Gichimi Kai. Kasi nagbago-basketball kami. Masaya ka. Thank you. Para kang bata. Ano baka hindi ka mapatid bukas, ha? Benta ko to. Hindi gago. Today is basketball game exercise. Happy! Come inside na! Hi! Oo, ayun yung mag-ina. Hi, Happy! Are you the cheerer? Yes. Are you going to cheer for Dondi? I have also this, same like you. Same like you? Same like me? Because this is green, color pink. Okay, that is color pink. Okay. Oh, they're playing basketball, Hampita. Siyempre bago maglaro, hindi pwedeng walang bagong sapatos si Chong Harvey. Tataw mo pang buhay eh. Oh, hindi pwedeng wala ka. Hap! Maangas ka masyado. Hindi pwedeng wala ka. Tatampo na yung kaot.
Awesome na! Masarap na naman. Oh, isa rin siya nag-push sa akin na bilan ka, si Tony. Ayun, oh. Thank you din. Thank you. Oh, ganda na. Makamot ng buka ba? May sa parang kasi gusto mo ito na yung ox ko. Ay. Ay, hindi yung papa. Ang ganda. Yes. Wow. Thank you. Ang ganda ng gray. Ba't di ka nag-gray? I am the muse. Oh, yes. Oh, ang muse, te. Oo, oh, ako. Bakit mo yun ang ano mo? Ha? Meras mo. Itong galing, itong hints ko. I cheer everyone. Minsan lang po talaga kami lumabas ng bahay, kaya sobrang saya po talaga mag-cheer. Nagtataka naman po ako kasi parang walang gana si Tyrone yung sumigaw sa court. Kaya ako na lang po yung naglalakas para ganahan po sila maglaro lalo. Nagulat po kay Ate Ika kasi sobrang lakas ng cheer niya kay Daddy. Eh syempre gusto ko marinig ni Daddy yung cheer ko sa kanya. Go Daddy! Go Daddy! Go Daddy! Thank you, Daddy. It's heavy. Yes! Basketball player! My God! Oh, yung pawis na pawis, yung pagod na pagod. I'm dying to cheer. They're not play good. Puro kalokohan naman ang nangyari sa kanila. Napakalayo sa totoong seryosong laro. Kaya puro tawanan lang talaga kami nun. Yung pinagkakabang lang sa akin, oh. Happy!
Baka may ako sa'yo, no? You're not good on pass the ball. Hiram-hiram, kayo yung dero si Tiana. Yes! Ay, may pa pass the player. Wala ka lang pag-cheer. Plastic mo. Oo, mag-cheer ko. Sabi, kailangan ba yun? Wala, ma'am. Wala, ma'am. Wala, ma'am. Wala, ma'am. Wala, ganyan lang siya. Sa loob-loob lang niya. Pretty girl. Pinipilit pa nila akong mag-cheer, eh ayoko nga. Di naman doon nadadaan ang totoong support. Tigas. Ano may tumigas? Tigas, matigas. Ano matigas kaya na? Yung uno po madumi. Ay, yung uno daw madumi. Nung half court pa lang, unang laro pa lang talaga namin, hindi pa ako pagod nun. Kasi nga naman, yung tinatakbo ko, eh half lang. Pag ganun-ganun lang, paikot-ikot lang sa area na to. Pero nung nag full court na, yan na. Diyan ko na naramdaman ang hingal ng taon. Hinahabol ko na yung hininga ko, guys. Nagpapalakas na lang talaga sa akin ay mind over matter. Kasi as a dancer, yan ang tumatak sa akin. Kahit pagod ka na, basta mind over matter, mind over matter. Pero nung mga bandang dulo, hindi na tumalab yung mind over matter. Ang nangyari na ay mind over water. Ako talaga nagyaya ng basketball ng Toro family. Ng mga boys, girls, ayun. Para maiba naman yung ganap namin. Para may exercise din. Dumating na kami sa court. Tapos yun na, syempre, may warm-up yan. Tapos tinatansya ko lang yung puso ko kung kaya ko ba talaga. Kasi bawal nga ako mapagod. Ayun, kinaya ko naman. Hindi naman ako nagtatakbo ng mabibilis. Lakad-lakad lang ako kahit whole court. Kinaya naman kahit papano. Kasi kung dati yan, dati talaga, hindi ko kaya. Pero ngayon, hindi ko binibigla. Syempre, andyan din sila Tony, sila Mami Kat, na nagsasabi na, Harvey, yung puso mo, huwag kang magtatakbo. May care at may guide pa rin nila. Siyempre na natatakot din sila. Masaya ako, may ganito kaming bonding. Kumbaga, exercise na din sa aming health. Hindi ko kasi talaga alam na nagtatampo sa akin si Tonyang ko. Ang kailangan ko, 500k ka na sa page. 500k na thank you, wag bilangin mo palagi. Nakakatatlo ka pa lang sa buong buhay mo. So meron ka pang 400,496. Ay, hindi, 400... Oh, no, 3,000 agad yung ano mo? 399,999 nga, oh. Bakit? Ilang ka na ba? Nakaka-apat na ako. Thank you. Mm. Ba't naging 400? 499. Ang ina mo, kala ko magaling ka sa mat. 499 nga. Mm. Oh, 500,000 minus 3. 4 na! Nakaapat na ako. Okay, oh, 499,997 ka pa yung thank you sa akin. Tandaan mo yan. Tawang-tawa ako kasi kaka-issue. Nasag 500k ako. Tangina. Ano? I love you. Lahating million na yan, Mikay. Dahil bumili ng bagong table si Mami, eto, naging bonding namin is mag-uno cards. Basta yan ang kahit nakalimutan ko talaga siya para dalawin. Walang dilaw. Dilaw ba kayo? Yan, tangina ka. Harma mo yan, taka ka. Sino pang asar ka? Tapos may na-plema ka. Oh, karma. Nasa, tro pa kita, Mami? Ay, hindi pwede po kayo. Wala ko, baby. Wala ko. Wala mo muna din, no? Sabi. Hanggang sa padami na po kami ng padami. Sobrang curious ni Tyrone niya sa napag-usapan naming movie na Shutter. Check ko lang yung bato ko kung mabigat ba. Kaya nag-decide kami na mag-movie time sa kwarto. Ay,
After po nun, kanya-kanya na po kaming rooms matutulog. So, nagligpit na po kami. Kaso, sinabi ko po talaga kay mami na natatakot po akong mag-isa sa room. Pag-isip ko kinabukasan, binuksan ko yung kwarto ni Tayonya. Ay, wala. Binuksan ko yung kwarto ni Paye at ni Ika. Ah, nandun sila. Silang lahat. Tayonya, Paye at Kiana. Teka sandali, pag-gising nyo, mag-uusap tayo. Masyado nang maluwag si Jowa sa kanila. Sumusobra na. Kiana, saan ka natulog kagabi? Sa taas po. Bakit ka sa taas na tulog? Kailan tayo nagkaroon ng usapan, Paye, na pwede matulog si Kiana sa kwarto mo? Ilang beses tayo nag-usap ng ganyan, di ba bawal? Kahit nasa lapag lang? Kaya nga, si Tayron niya kasama ko tulog. Kaya nga, si Tayron niya kasama ko tulog. Usapan ba natin yun? Yan ang number one pinakausap sa akin ni Odie tsaka ni Ate Marie. Ako inahayaan ko kayo sa kabila, pinagbawalan na ako. Usapan natin kung pwede, pero si Kiana dito sa sala, di ba? Bakit ka ba sa taas na tulog? Kasi po, nangyari, Tayron niya, saan ka? Sa baba kami ni Ate Paye, sabi niya. Ah, isabi ni Mami, Ate Kiana, sure ka po ba? Or, meron naman po dito, pero di pa rin po ako sure. Sinabi ko po yun na may folding bed po. Pero di ko naman po sinabi sa kanya, doon siya mismo matulog. Parang suggest ka ng folding bed, Tayron niya. Ibig sabihin, sinasuggest mo doon siya matulog. Mm-hmm. Pero kahit na, ikaw may bata pa, hindi ka nila dapat sundin. Gets mo? Ilang beses sinabihan sila. Kaya nga si Paye nag-aadjust at buha ba dito. Kasi si Kiana naman ay dito sa bahay ni Ate Paye. Kasi si Paye yung sumasama kay Kiana sa labas. Pero yung matutulog sa kwarto, hindi nga po pwede. You have to respect Ika, Paye. Na kwarto niya rin yan at minor siya. Na kwarto na nandun si Tayronya at minor siya. Hindi nga kasi po pwede yung 18 ka na, nakalipin ka na, nakatabi-katabi mo na yung jowa mo. Hindi nga namin sila pwede po practice kung gano'ng kaka-advance sa dibag at wasak. Hindi pwede. Patulogin mo si Paye sa sala. Pinapatulog ko sa sala nga. Sa sala naman sila lagi natutulog ah. Si Paye nga may isang pagka dito si Kiana. Dito siya tutulog. One time pa nga nag-joke ako dyan eh. Sinabi ko sa kanya, oh, hindi ka dito tutulog sa sala sa baba. Kasi wala si Kiana. Hindi mo mami kasi ano din eh, may sinasabi pa siya kung ano-ano dahilan eh. Hindi rin kasi wala si Kiana eh, kaya hindi ka siya matutulog sa taas ka eh. Ah, po hindi po mami. Alam ko naman eh, sinasabi niya si Kiana dito, every time dito si Kiana, dito siya natutulog. The problem is, nanood kasi kami ng horror kagabi, hanggang pa umaga. Sa kwarto ba ni Paye kayo nanood? Hindi, sa kwarto namin, nakatulog si Kiana sa gilid. Sinabot na kami hanggang umaga, anong oras na kasi na-download. Tapos yun na, di ba't na kayo ng kwarto, sabi na dito na kami matulog sa lapang, di pwede. Sabi ko kasi ihi si birthday dyan, may ihi yung kama nyo. Naglipatan sila, pagtingin ko, nasa Tayronya, pagtingin ko, nasa isang kwarto silang lahat. Parang kung pinapractice si Tayronya, kung pwede makipagtulogan ng makipag 18 years old, kung pwedeng katabi matulog yung jowa sa kwarto, na may kasama pa sa kwarto. Ipipilit talaga nila na ipipilit yan kapag nakikita nilang maluwag-luwag na walang nagre-react. Totoo. Kasi sinabi kasi bawal. Ang point ko yung pagrespeto doon para hindi kayo gagayahin. So isang taon na lang, pwede na makipaglibin si Ika, pwede na rin siya magdala ng jowa niya sa kwarto niya, Paye. Pwede na rin siya magpatulog doon. Huwag mong gagawin sa iba kung ayaw mong gagawin sa'yo. Sumasagad pag pinagiging maluwag, palagi kayang ganyan, Kiana at saka Paye. Kiana, bakit ganon? Bakit kailangan mong sumagad kapag nagyumuluwag sa'yo? Kasi po, sabi po kasi ni Tara niya, tatakot daw po siya ng time na yun. Eh, growing na po ako ng mami. Tapos biglang, nahinila na lang ni Faye po yung pull-out bed. Humiga po ako. Bakit niya hinila yung pull-out bed? Kasi hinila ko, inaayos ko nga yung kama. Ay, hindi mo ba hinila yung pull-out bed? Ako ba? Hindi, ako ba nag-hila? Ikaw nga naon na dun kasi kinuha ko pa yung phone ko. Ako. Sinasabi ni Tayron yung tatakot nga daw po siya. Gawin natin, tignan natin yung CCTV. Galing ni Paye. Isa sa mga deny-deny. Pero pag napanood mo sa CCTV, siya pa mismo yung tumulong na asikasuhin yung matutulogan ni Kiana. Siya pa nagbigay ng unan. May paghawi pa ng buhok kay Kiana, may pagkares pa ng hair.
Pinapatulog si Kiana at nung nakatulog na, pinipicturan pa. Grabe, parang nasa picnic garden sa Luneta. In love, nakalimutan ang rule sa bahay na bawal magpatulog ng tsowa sa kwarto. O, binigyan mo pa siya ng unan. So, hindi mo sasabihin sa akin na hindi mo alam na matutulog na siya doon, na ganun, eh, kasi sinadya si Tyrone niya. Ito, oh, binigyan mo pa ng unan, si Gana nag-set up ng ganun. So, alam mo, matutulog talaga siya doon. Hindi basta, ano, hindi mo pwedeng sabihin na nauna si Kiara doon, na, tulad ang sabi mo kanina. Diba? Kanya sinisisi mo si Kiana, naka-ano ka na doon, ganun na una ka doon eh. Sinabi niya sa'yo, diba? Sabi, ganun ba? Sabi ni Kiana. Eh, may CCTV din tayo ulit. Gusto mo i-record ulit. Actually, si Kiana ang may tamang ano. Nasinisave mo yung sarili mo na, si Kiana na nauna doon eh. Si Kiana may tamang statement. Oo, statement niya kanina. Mm-hmm. Sinabi ni Payen, hindi, nauna na siya doon eh. Oo. Oh, may paghawi pa si, ano, si Payen ang buhok ni Kiana, ang tagal. May paggantong lambing pa sa kwarto nila na may minor. At may kasama minor that time. So siguro si Tayonia, makikita ko by 18 may ginaganon. Kundi tomboy, lalaki, ginaganon. Nakatabi sa kanya. No, Paye? Dahil si Tayonia, sabi mo ha, nagaganyan ka ha, 18 ka. Kinocomfort mo pa si Kiana, kinakamot mo pa yung ulo. Hindi tayo, dito, magmamalinis pa yun na ano. Nandun na siya eh, dumating na siya eh. Gusto mo kunin ko yung CCTV dito sa ano may. Sa statement mo kanina eh. Hindi kasi mami, nagkasikaso kami, naganto kami, kami ni Paye. Ay, hindi. May ganun naman ako, may pass ako. I'm sorry pa kay Tayron. Sorry po, Tayron. Oh. Akala po. Nagsusorry sa akin yung dalawa. Oh. Sinabihan ko na si Paye, ulitin ko na lang sa'yo. Isa pang maulit yan, hindi ka na pwede pumunta dito, hindi ka na rin pwede pumunta sa fab office. Hindi ko alam paano ka magkikita. Sorry po. Eh, hindi namin siya inahayakan lumabas. Sorry po. Hindi ka dali pwede matulog. Pag sinabi ko, sinabi ko. Okay. Pag rule, rule. Okay po. Maging maluwag, maging mabait, may ganito. Pag rule, rule yan. Okay po. And this time, I will let it pass. Meron kasi akong ganun. I let it pass. Okay. Hindi ako palaging ganun. Okay po. Sobrang higpit. Naiintindihan ako. Okay. Okay? Thank you, Uli. Happy? Okay. Doon po ako natutuwa kay Mami. Sa lahat po, nagbibigay po siya ng pass. To make the long story short, hindi na kasi sila 18. Hindi na kasi nila maalala kung gano'ng kasarap matulog ng kinikilig. Tingnan niyo yung Team Onins. Masyado nang matured yung relasyon. Wala nang spark. Nabalitaan ko na na-stress na naman si Tonyang, kaya nagdesisyon ako na pupunta ako sa kanila. Kasi alam kong kailangan ako ni Tonyang ko. Teh, punta akong kailangan, Tony. Kailangan daw niya ako eh. Kasi puro ano na naman ginawa ni Payet tsaka ni Kiana. Puro stress na naman binibigay dun sa buntis. Bigay, nabalitaan mo na sa ano internet, di ba kalat na kalat? Bawal daw lumabas ng Monday. So, huwag kang lumabas. Hayaan mo sila makipag-deal doon. Tumawag kasi sa akin si Vince Day, nai-stress sila doon. Eh, yung kasama nila sa bahay, yun ang gumawa ng problema. So, whatever kailangan nila is, ng kausap doon. Whatever it is, ma-figure out nila doon. Mikay, ilang oras lang to. Dito ka na muna sa bahay. Huwag kang lumabas. Huwag kang matigas ulo. Ang dami ng mga kamalas-kamalasan nangyayari and everything. Ano ba naman yung sacrifice mo lang yung ganitong oras? Huwag kang lumabas. Walang naglalabasan kahit sa kanila, tapos lalabas ka. Mag-isip ka nga. Hindi mo ko naniniwala sa mga ano na yan, te. Tao ang gumagawa ng kamalasan, eh. Nasa'yo naman yan. Depende naman yun sa paniniwala mo. Ngayon, kailangan ako ni Tony, te. Kaya pupunta muna ako sa kabila, ha? Nagpaalam ako sa'yo. Mikay! Ate! Mikay! Bawal nga daw lumabas eh. Sabi dun sa nagtitrending na video tulad sa TikTok, na kapag lumabas ka daw ng eclipse, mamalasing ka daw. Ano ba naman yung gawin mo na lang? Ilang oras lang naman yun eh. Wala namang mawawala kung susunod ka. Hey, pupunta lang ako sa kabila. Kay, ate. Ang kulit mo. Pupunta ako sa kabila. Saglit lang ako.
Hindi ka ba nag-iisip? Ha? Bakit? Sabi ko, huwag kang umano. Ate! Huwag kang umano dyan, huwag kang lumabas. Kailangan nga lang ako ng kapatid mo. Hindi, hindi ka tinatawag si Tony. Hindi ka tinatawag. Bawag nga sa akin si Vince. Hindi ka niya tinawagan. Hindi ka niya pinapapunta. Kailangan nga niya ako. Hindi naman kailangan tawagan niya ako para alam mo kailangan niya ako eh. O huwag kang hindi ka lalabas. Ate, saglit lang ako. Hindi ka lalabas. Ang sige na, Ben. Hindi ka lalabas. Uwi din ako agad. Ay, kutang ano ba? Hindi ka nga nila inano. Ilang oras na lang. Dito ka lang sa loob ng bahay. Ate, kayo lang naman yung naniniwala. Din hindi naman ako naniniwala na mamalasing. Katao naman ang gumagawa. O whatever it is. Basta hindi ka lalabas. Kayo na naman ako lumabas, Faye. Ako hindi naman ako lumabas. Tumigil ka. Sige, tumigil ka. Saglit lang ako, Faye. Hindi ka lalabas. Umakit ka doon. Saglit lang ako, Faye. Nag-book na ako ng Grab. Ano ba? Mikaya? Huwag kang ano, sumunod ka sa akin, huwag ka makulit. Nag-book na ako ng Grab, Faye. Ano ba, Mikay? Sige na, Faye, saglit nga lang. Kailangan nga ako ni Tony. Kaya po siya yung kapatid mo na iisip. I understand yung mga tao doon sa bahay na yun. Oo nga, ito yung mga tao na kanya, mai-stress sa kanya. Dito lang ako. Dali na, Faye. Ang kulit naman ni Aray. Aray, ano ba? Dali na, Faye. Mikay. Ate! Ay, ayawin niya ate mo. Ate! Kailangan nga ako ni Tony, Faye! Sorry, Te. Grabe, Mikay. Bumabas ka! Malakas ni Kahe! Hindi ka, bumabas ka. Sak ng likod ko, si Mikay. Sorry, Te. Nabigla lang ako, Te. Ang ina, hindi ka lang pinapalabas, eh. Kasi nga, Te, kinangan nga ako ni Tony. Sorry, Te. Sorry, hindi ko po sinasadya. Ang kulit mo, Mikay. Sobrang kulit mo. Sinasabi ko lang na huwag kang lumabas. Oo nga, Te, pero nga kasi nai-stress nga yung tao sa kabila. Eh, buntis pa nga. Sorry, Ate. Ang sakit ng likod ko, sabi ko. Anuhin mo yung likod ko. Bakit? Anong nangyari? Tangina, tinalapitan ka kapag kailangan ka, hindi ka lang umaano. Nag-edit ako. Anong nangyari? Sorry, Te. Anong nangyari? Sinapak ka? Sorry, Te, hindi ko sinasadya. Hindi ko talaga sinasadya. Nabigla lang din ako. Hindi ko kasi talaga sinasadya. Alam mo naman may regla ako ngayon. Ang init-init ng ulo ko. At wala rin tayong magawa na lumabas, gumawa ng trabaho, etc. Kagabi pa masakit puson ko, sinabi ko na yan sa'yo. Sorry, huwag niyo naman painitin yung ulo ko dito. Hindi napipigilan yung kamay ko. Sorry, Te. Kasi ano, na-stress lang din ako kasi natumawag sa akin si Vin. Sorry. Hindi ko sinasadya. Sinasabayan niyo ako eh. Hindi ko po sinasadya. Sorry, Ate Mari. Sorry. Sorry. O, umakyat ka na doon. Tawagan mo sila, hindi ka lalabas. Okay, Te. Sorry, Te. Sorry Ate Marie. May mga kakaibang atake si Jowa ngayon. Naalala ko lang, inaway niya ako sa airport dito sa Manila, galing Thailand. Pero naman yung itabi ako, hindi mo lang ako kamustahin. Ano nga yung nararamdaman ko? Okay lang ba ako? Di ba na pwede mas gano'n ko, mas maalaga ako? Wala ko yung lang gano'n, parang magmang lang. Ano ba yun? Hindi ko pwede maging extra girlfriend na gano'n. O extra thoughtful na gano'n. Gusto ko maramdaman na parang ano, may something din ako binadala dyan. So, mabin na parang hindi ingatan mo. Gano'n. Pwede ba kung may trato ng normal? Kasi hindi ako normal ngayon lang. Eh, yung pwede makipag-grow sa friend attendant, tapos maglakad lang. Tapos kung galakad ako, kailang pag-inadala ko. Kasi gusto ko holding at kumakad naman sa pagkakas. Ano yun? Parang normal lang ako. Huwag ka ba masama loob? Pa-comfort kita, nangyayapin pa kita. Hindi! Ano dapat yung sagot? Yes. Okay ka lang? Nakakatawa din. Napa-open na ako kay Baby Daddy na halos 3 months pa lang si Baby Tyrone, pero ito yung totoong nararamdaman ko. Nahirapan na ako magbuntis. Ang sumama ka na magbuntis? Sinasabi ko lang. Kasama yan sa buhay natin yung mga ngayon. Mahirap talaga magbuntis. Lalo na napagdaanan mo before, alam mo yung pakiramdam. So, hindi may iwasan ng utak mo sumagi talaga na mahirap. Sinasabi ko lang po, ano, nahirapan na po talaga. Anong rason mong gawin mo? Sinasabi ko lang po. Okay. Kaya natin yan mo. Pagkatapos naman ng crucial na first trimester, kakalma ka naman ng second eh. So pagka-second, ilang months din yun, nakalmado ka lang, masaya ka lang, wala ka nararamdaman kahit anong masama sa pakiramdam mo. Third trimester na ulit tayo ganito.
Mabilis lang naman ang panahon, ha? Akala mo lang matagal sa'yo kasi ikaw yung nagdadala. Pero sa totoo lang, 3 months na, di ba? Oh, mabilis lang, oh. Pagka 4, 5, 6, 10, magkaka-baby bump ka na, hindi mas lala tayo matutuwa na. Ay, na, lumalaki na si Tyrone, yung mga ganun. Kasama talaga yun, face talaga yun. Bakit paghirap natin, di ka nga nahihirapan? Ano, alam mo, hindi nahihirapan. Dalas kang init ng ulo ko, nahihirapan din ako. Bakit nakikinit ka rin ng ulo? Hindi, well, hindi siya nagliliya or something. Siyempre, yung first ko to na dala-dala mo. Si Tyrone niya kasi dumating sa buhay ko, blessing na talaga siyang malaki na yun. Ito na sa tiyan. So, siyempre, yung pressure, yung pakiramdam, yung kapag, tangin na, pag inaasid si Jova, gusto ko sabihin, sana ako na lang yung ganun. Naawa ka sa akin. Oo, sobra ba. Kaya, ang bilis ko rin pumitit, napapatulan niya, kahit hindi dapat. Na number one, nulog kong papatulan ng buntis. Puyat na puyat kami ni Herbie. Tinatry kong gumising ng maaga. Di ko alam kung dahil ba sa pagbubuntis ko to. Kapag nakakarinig talaga ako ng malakas na lagabog or kung anuman, nagugulat talaga ako, tulog man ako. Tatayo at tatayo talaga ako dahil praning akong nanay. Kaya narinig kong may lumagabog, kahit nakapikit pa ako, talagang dali-dali akong tumayo. Habang si Harvey natutulog lang. Paglabas ko ng kwarto, natataka ako bakit walang tao. Tapos, umiikot ako sa lahat ng kwarto, sa sala, sa kusina. Wala talaga. So, hindi ko alam kung nananaginip ba ako. Na ano yung nangyari? Bakit may parang sumabog? Asan yung anak ko? Tapos, buti na lang nag-check ako ng veranda namin. At dun ko na nakita si Happy. Naglalaro, kasama yung yaya niya. At ang ginawa pala ng bagets, sinarado yung pinto ng napakalakas. Kaya ako nagising. Battery pa ako kasi puyat na puyat ako. At gusto ko pa matulog talaga kasi nga, pagod yung katawan ko. Pero wala eh, wala tayong magagawa. Alam ko naman pagalitan ko yung bata. Pinagsabihan ko na lang. Tinry ko na lang matulog ulit. Pero bad trip talaga ako. Aba, wala akong alam dyan. Tulog lang ako nun. Tulog mantika ako nung time na yun kasi pagod ako nun eh. Nagot na lang ako pagising ko. Ganun yung nangyari kay Mami Kat. Habang papalapit yung araw ng panganganak ko, mas lalo ako nagigilty sa sarili ko na maging pabigat. Kaya as much as possible talaga kumikilos ako. Nagilinis ako ng bahay. Kahit meron naman akong mga angels na tumutulong sa akin, still, yung mga pag-organize ng mga gamit, gusto ko talaga ako yung gumagawa. Kaya buong araw, nag-aasikaso ako kay Happy, sa mga gamit niya, sa mga gamit ko, sa mga kung ano-anong mga maliliit na abubot na kailangang asikasuhin. Inaasikaso ko. At talagang masasabi kong pagod ako buong araw. Kaya nung time na ako naman ay magpapahinga, nararamdaman ko na parang naabuso ko ata yung katawan ko. Feeling ko napapadalas yung pag-contract ng tiyan ko dahil na malapit na nga siguro kasi ako manganak. Padalas ng padalas yung pagsakit at pagtigas ng tiyan ko. Etong si Harvey, nagpaalam. Gusto niya daw ayusin yung bago niyang PC na binili. E di ako naman, e di go. Wala naman problema. Tapos naman na yung trabaho ko, wala naman na akong pana obligahin sa kanya na tulungan niya ako, diba? Sobrang tagal niya. Kapag may mga bagay na kailangan ko siyang tawagin, hindi siya agad-agad sumasagot, B. Naimbier na talaga ako, kaya ginagalgal ko siya. Alam ko naman pagod siya. Nagpaalam naman ako sa kanya na maayos. Tapos pumayag siya na sige daw, iset up ko daw. Kasi nagpaalam nga ako na iset up ko eh. So pagbaba ako, kinuha ko na yung box. Kasi tatlong araw na yun, mga 4 days, ganun lang nandun. Hindi ko ma-set up kasi ang daming ginagawa. Habang ina-assemble ko na yung bagong monitor ko sa PC ko, bigla siyang tumawag. Wala pang ilang minuto eh. Tumawag na naman siya. Sabi nagugutom daw siya. Daddy! Daddy! Oh. Ano? Tapos habang umakit ako, bit-bit ko yung monitor. Kausap ko lang, sabi ko may hawak ko, may ginagawa ko, ganto ganyan. Tapos pag-akit ko, tumama sa hagdan. Hindi ko naman siya pwede sigawan o ano, kasi nga buntis siya.
asawa, wala pa akong bilang minuto. Tumama. Ba't ba ang buhay mo ang ilo sa palanan? Asawa, ilang araw ko ng busigeta at tumama, o. Oh. Ako pa may kasalanan ng puta. Ibu ko si Mandulzul, eh. Pwede kita ito lang, eh. Hindi kita sinabi na sumasakit talaga yung chest ko. Wala mo na lang tumitig ang chest ko yung pwede na. Nasisigaw mo ba ako? 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 Walang laman signal sa baba. Sinatawagan ko eh. Ang unang niya sabi na eh. Ano? Kasalanan ko pa. Ako pa may kasalanan ngayon. Di mo? Na kasi buntis kasi eh. Aka-bisit. Sabi ko, saglit lang ako dun. Kakabit ko lang yan. I-setup ko lang sa baba. Sige, papaya mo ako para lalong tumigas dyan ko. Marami na lang ako. Parang kasalanan ko pa na nabasag yung bago niyang PC. Nakakasama lang ng loob. Kasi pag sa akin, nang hingi ako ng tulong sa kanya, feeling niya baka nag-iinerte lang ako or parang hindi urgent. Pero hindi niya nagigets na buong araw akong pagod. Ngayon lang nagpahinga. At feeling ko may mali, masakit yung dyan ko. Pero still, syempre, hindi niya maiintindihan yun. Lalaki siya eh. Hindi naman siya nagbubuntis. Hindi niya maiintindihan talaga ang utak at nararamdaman ng isang babae na buntis. Nanginahin lang ako, mahal-mahal kasi nun. Kaya nga, hinuli kong gawin yun eh. Yung tipong wala nang gagawin. Kasi nga, nagpaalam ako na ito naman gagawin ko. Alam mo yung kakababa ko lang. Saglit na ako nawala. Tapos tatarantahin na ako nung ganun. So, unti din sinong pagtataranta niya. Ayun, may nasayang na gamit. Nag-open po kay Ate Payet kasi po, madami na po talaga kaming issue at ang nangyayari is di na kami naging magkapatid. Ate Payet, sa pagbabati... Hindi ka po nagpo-po. Ate Payet, sa pagbabati mo po kasi sa akin, may nangyari po na nabahay ate at ate, papatid pala ka na, ikinausap ako ni Mami dun sa rin. Siyempre, babatiin naman po kita, pero yung full time, nagtatampo po ako sa inyo. Ay, di ba po, ang turo ni Mama Marie, kahit anong tampo mo or kahit gano'ng yes, anong galit sa isa't isa, that nagbabati ako. As I was saying, I was about to greet you, pero kinausap ako ni Mami. Tapos ate biglang, hi Ate Payet, ay, hi Tyrone niya, biglang gumanan. Hi Ate Ay, hi, Ate Pe. Di ba nagulat pa po ako doon? Kasi nga po, hindi mo na po ako in-approach. At the same time, hindi ka na po nagpupo sa akin lately. Kaya nga, umiiwas na lang ako sila para hindi tayo mag-away. Ano po? What kind? Meron pa ditong time na kumakain tayo, tinatarayan mo po ako. Paano kita taray? Po ni Ate Ika mo yun. Paano po taray? As in, gumano ka talaga at Tyron, hindi mo yung mapapansin kasi kahit ako, pinapansin ako nila Mama Marina at tumaray ka kahit sabihin ko, hindi naman po ako tumaray eh. Kailan po yun? Sisinigang? Hindi sinigang yung basta kumakain tayo na nila, Ika. Dalawang beses na namin nakikita ni Ika na nagtitingin na lang kami na yaan mo na, gano'n na lang. Ano mo ba po ang gano'n sa'yo? Kasi Ate Pai, ano ako yaya mo para utusan na ikaw na nga nakapag-step ng baby. Ikaw pa magsabi, manasama na lang. Baby, Ate Pai, kasi nga po, na nakita mo na po, sana pinanasan pero mo na. Pero Ate Pai, ikaw ang pinaka... Iaatak mo pa po pero, ako. Hindi Ate Pai, pero ikaw ang pinakaunang nakita. Ano po ang bakit? Kasi, iniwasan mo pa po. Iya ako, tumatak baby, po. Baby, paano ko iniwasan? Hindi to ako dumaan sa gilid. Naglakad pa po kayo ni Ate Kiana, gumanon pa po kayo dalawa. Sa after yun, inano ko pa saan po si Mama. Saan ko nakita ko siya, baby? Pero, matagal naman ngayon, Ate Pai. Inaano ko lang po. Malaki na naman tayo, awin-awin. Ate Pai, i-check mo ganyan. Sino ko na. Ikaw din yung nag-aano ng Ate Pai. Ate Pai, yun ganyan. Eh, baby, kasi ganyan. Ganun ka rin po makipag-usap sa akin. So, what are you expecting me to do? Alam mo kung ba't ganun po ako sumagot sa'yo nun? Kasi, nabastusan po ako na ganun mo po ako tanungin. Kasi nung time na sinabi mo, eh, kasi nga, Ate Pai, alam kong bad trip ka nun. Kasi nga, hindi na yun sa ihe. Hindi na nga, pero ganun mo po ako kausapin. Katulad, may mga times na ganun mo ako kausapin. Kunyaring napagalitan ka ni Mama Marie, tapos bigla tayo magkikita. Ang init din po ng ulo mo sa akin. Ate Pai, hindi ko po, Ate Pai. Tapos ayun, hindi mo nga po ako binabate. Kasi nga po, palagi na si Chepo na kinakausap po ako. Mami, ano po yun? Bakit kaya Ate Pai mo kayo bumate? Katabi mo lang naman, katabi lang naman ako niya. Ate Pai, kasi nga, after nga po nun, palagi ko po sinasabi sa'yo, kinakausap po ako. Kinakausap po ako. Alam mo po, sabi ko, Mami, ganyan. Ate Pai, hi po. Kasi sinasabi sa akin dati na, pero niya ganito magkaroon ng conversation. Dapat makikinig ka muna mga sa after, doon ka magsabi ng hello po na ganyan. Tsaka sinasabi
sabi ni Daddy, kanina inopen ko to. Alam mo talaga kung ba't kailangan. Kasi parehas kayo magkaugali. Ate Bay, kasi madami beses na binabara po kita. Binabara mo pa ako. Madami beses na sinisigawan mo ako. Sinisigawan din po kita. Eh, mali ko po yun as bata. Pero paano yung pagiging ate mo po? Eh, paano naman po na nandidisrespect mo din po ako kasi ako kaya nga po, Ate Pai, sinabi ko po na mali po ako doon. And I know, mali rin naman po ako na nagdaganon kita. Pero Ate Pai, hindi ko lang po magets yung part na you know why po. Kasi tinatarayan mo din po ako na you didn't even know. You didn't even know. Nung time na kumakainti dito, natatawanan tayo nung tayo niya. Hindi po sa ano, hindi po yun sa part na yun. Pero ilang beses, baby, promise, kahit tanong mo Ate Ika. Ate Pai, opo, pero meron din pong times na tinatarayan mo po kahit hindi po tayo kumakain. Naalala ko po pala din siya sabi nga, kahit dito ka sa tao din o nagtatapo ka, dapat mag-hello ka po. Pero ako muna nagsasabi niya si Ate Ika, hindi mo lang siya binigyan ng tubig. Lahat ng tao, baby, binigyan ko. Hindi nga daw po. Ang daming ang baso dito, no? Sure na sure daw po siya. Tapos, baka yun lang kahapon. Tapos, Ate Pai, nasa isip niya tuloy na kung ganyan si Ate Pai, medyo hindi siya okay sa akin. Feel niya daw, nagsiselos ka po kay Ate Kiana kasi close sila. Ba't ako magsiselos? I don't know, kasi kada nag-usap daw sila, hal, gumaganon ka daw, sabi niya po sa akin. Ba't ako magsiselos sa kanya? Kagabi lang po. Gets mo po Ate Pai. Ba't ako magsiselos sa kanya? I don't know, kasi mas close daw po kayong dalawa. Bakit? Wala lang, matatawa lang ako. Kasi po Ate Pai, madami times hindi mo na siya binigyan, hindi mo na binati, ganyan-ganyan. Kahit lagi ko siyang binabati, Diyos ko, mas una ko nga siyang binabati kaysa kay Kiana. Tapos sinabi ko, Ate Ika, hindi po ba malaki factor din yung palagi tayo nagbububits, wala ka na rin oras sa kanya. Sabi, oh baby, may konti, pero feel ko kasi malaki yung instinct ko eh. Instinct ko, diba, sasabi ko sa'yo. Tapos, yun nga, sasalos. Anyways, so ko lang po mag-sorry sa'yo, Tayronia. If natarayan kita, saka dun sa part na nagtatampo ka, dun sa sinasabi mo yung hindi ko pinunasan. Apology accepted. Wala ka na. Wala kang masasabi? Wala kang sasabihin iba? Sorry po. Labag sa loob. Hindi kami ganyan tinuruan mag-sorry. Hindi, sorry po, hindi ganun. Sorry. Hindi ganun. Porket naka-eyelash ka ngayon, piniflex mo ba sa akin? At may star ka sa gitna? Sorry po, kasi may pimple ako. Sabihan mo rin yung ate mo that marunong siya mangrekta. Pigsisilusan. Oh, di ba nagkaano nga na tayo? Di ba? I love you. Oh, di ba? Hindi na umabot kay mami. Inalis na namin agad kasi bawal masas si Buntis. Hindi na bago sa akin yung mga gantong alitan namin ni Tayronia. Mas alam ko na rin kung paano din i-handle dahil parehas kami ng ugali. Gaya nga nung sabi ni Tayronia sa akin, may mga part na hindi talaga ako nagpaka-ate sa kanya. At the same time, hindi rin siya naging kapatid sa akin. Nagkaroon talaga kami ng misunderstanding and I know magbabago pa naman yun. May mga araw na magkakaintindihan pa rin kami, may araw na mag-aaway pa rin kami, but still, kapatid ko pa rin siya. Buti na lang na pag-uusapan namin yung mga gantong bagay, dahil kung hindi, baka nagsabong na din talaga kami dito. Natuto na kasi ako, tulad ng sabi ni Mami, pag may problema kasi isang tao, rektahin mo. Huwag mo na ikwento sa ibang tao kasi baka dagdag bawas. Tapos, ikaw po yung magmumukhang plastic at saka backstabber. Irekta mo na lang, be. Simula nung napanood ko na talaga yung Shutter na movie, palagi na po akong tumatakbo. Palagi po ako nagmamadali tapos feeling ko po paminsan mabigat na yung batok ko. Ganun, natatakot po talaga ako. Sabi nga nila pag naalala ko sa'yo pang... Daddy! Daddy! Seriously? Tumalod sa kamo eh. Takot kay Natre. At sobrang cute. Ang ending, ayun. Pinakuha ko yung pull-out bed niya para i-set up sa kwarto at maging kasama niya kami sa buong gabi para doon na siya matulog. Pero FYI, hindi pwedeng tuwabi sa akin si Tayronia. Balikot siyang matulog at alam niya sa sarili niya na ilang beses niya nang tinamaan ang ilong ko at bawal lang maulit yon. Maliit lang yung bahay namin at iilan na lang naman kami dito. Aba-aba,
ang Pai at ang Kiana, nag-aaway, rinig na rinig hanggang sa taas. For the chismosa kami ni Mami. Nakisali pa nga si birthday. Nakikichismis din. Nag-aaway kami kasi nagsiselo siya sa mga iniisto ko sa TikTok. Nakikita ko kay Mami na hinahayaan at pinibigyan na lang sila ng pass. Pero mas ako po yung nahihiya sa ginagawa nila sa bahay kay Mami. Sana naman mag-tone down kasi may buntis na gusto magpahinga. Mas nararamdaman kong totoong mahal ako ng jowa ko kapag nagsiselos siya. Minsan nga nagiging boring na lang yung relasyon namin, kaya gumagawa ako ng mapag-aawayan namin. Kasi kapag may emosyon, may feelings, may love. Sabi nga nila, di ba? The more you hate, the more you love. Nagsisimula na kami magpisikala ng jowa ko. Pero kahit naman siguro mag-abot kami sa bugbugan, normal lang naman yun. Kasi kapag mahal mo yung tao, normal na magiging toxic ka. Kung hindi ganun yung relasyon na meron ka, nasa maling tao ka. Kung yung taong yun ay hindi ka pinapaiyak, hindi siya yung totoong para sa'yo. Kaya ako, happy ako. Kasi kahit away kami ng away, at least may bonding kami. Si Dodong nagkasakit, kaya nasa akin. Kaya ako nag-aalaga sa kanya ngayon. Kaya maganda yung mga umaga ko kasi nakikita ko siya laging nakasmile at saka sumisigaw siya ng mama. Wala lang, ang sarap lang talaga sa pakiramdam na nakikita ko yung mga smiles ng mga bata. Si Happy naman daw, nagsisimula naman magkasakit. Kagagaling lang ni Dodong. Kaya tumawag sa akin si Papi para sabihin na ayaw sumunod sa kanya. Ayaw uminom ng gamot ni Happy. Finish the ay pusa, sinuka na. Wala na. Nasuka na Papi yung medicine eh. Finish it Happy, I want to see you drink the medicine. No, Happy, no. Follow Mommy Cat. Follow Mommy Cat or else I will go there and get you. Finish the medicine now, please. Thank you. Finish it now. Okay, I will not get you there. Only. I know, but if you follow me only. You don't tell me what to do, Happy, because you're just a baby. I am the mama. Bye-bye. Take care. Tumawag na ako kay Mama Marie at kay Tony. Kasi nga, si Happy nagsisimula na magkasakit. So yung first day ng gamutan ni Happy, it went smooth. Kasi napainom ko naman siya ng gamot at sumusunod naman siya sa akin. The second day goes by, mas umarte si Happy at talagang hindi ko na makontrol dahil grabe siya mag-tantrums at magdahilan. So ako bilang buntis na sumitigas yung tiyan ko, nanghingi ako ng tulong na mapainom ng gamot si Happy kahit naka-video call lang sila. Kinabukasan ng umaga, akala ko napainom na nung yaya ni Happy si Happy ng gamot. Kasi na-inform ko naman siya, nasabi ko naman kung anong oras ang inom ng gamot, ilang ml ang iinumin ng gamot, at kung anong gamot ang iinumin. So, kampante ako na napainom niya ng gamot. Dahil pagising ko, wala naman silang nabanggit sa akin na hindi napainom yung bata or nag-inerte si Happy. So, kampante ako. Tanghali na. At ang ganap namin nun, isa lang talaga ang angels ko sa bahay, which is yung yaya ni Happy. Kaya walang ibang maasahan. Kaya ako, to the rescue na, sige, ako muna kay Happy para makakilos ka ng ibang bagay dyan sa baba. Kung kailangan mo maghugas or kailangan mo maglinis ng kwarto ni Happy, ako muna ang magbabantay kay Happy. Gusto ko sana makapag-nap time kami ng tanghali. Siyempre, kailangan ng bata mag-nap time talaga eh. Bago ako makapikit, sinabi ko kay Happy, Happy, did you drink your medicine kanina? Sabi niya, no, mommy, I don't like. So ako, napaisip ako.
At dalawa lang yan. Isang nagsasabi ang bata ng totoo or isang nag-i-imagine siya or in short, nagsisinungaling siya. Inisip ko, wala naman nabanggit sa akin yung yaya. So pinalipas ko muna, nag-nap time kami. Tulog ako. Pagkagising ko, wala na si Happy sa tabi ko. Baba ako ngayon sa sala. Tinanong ko yung yaya. Kinonfirm ko yung tinanong ko kay Happy. Ate, napainom mo ba ng gamot si Happy kaninang umaga? E twice a day yung antibiotic ni Happy. So maggagabi na, kailangan niya na ulit uminom. Kaya kinonfirm ko kung nakainom na ba siya ng umaga. Ma'am, hindi po. Sabi ko, bakit? Sabi niya, I don't like it. So ako naman, bakit nasunod yung bata? Kasi nagtatantrums? Well, nga naman, nagigets ko sila. Kung nagtatantrums yung bata, mahirap nga naman painumin. Pero, ano man lang yung kalabitin niya ako ng 5 minutes lang. Ma'am, hindi po talaga umiinom ng gamot yung anak mo. Kailangan na po niyang uminom, nagtatantrums. Ano man lang yung may pasabi, di ba? Pwede naman siya magsabi, pagkagising ko, nagising ako ng tanghali. To think na bumaba pa ako para kumain, wala siyang binanggit. So ako, nai-stress ako. Kasi, the last time na nagkasakit si Happy ng ganto, na may infection siya, specifically sa ngipin niya, bumaba yung immune system niya, inatake siya ng asthma, bumaba yung oxygen level na ospital. So ako, ayoko na ulit, maulit yung ganong sitwasyon na ma-ospital si Happy dahil hindi nakakapaggamot. So ako, stress na stress talaga ako kasi kami lang nasa bahay. Wala pa si Harvey. Tapos, anong gagawin ko? Bungangaan ko yung yaya? Isisi ko sa kanya lahat? Siyempre ako, mananahimik na lang ako. Kakalmahin ko yung sarili ko, assess ko yung nangyari, pero deep inside, nasaktan ako. Kaya tumawag na ako kay Ate Marie. Pagtawag ko kay Ate Marie, hanggang sa iyo na nga, in-explain ko kung ano yung nangyari, na feel niya na rin na nai-stress na ako. Kaya nakapag-decide kami na hihiramin niya na muna si Happy dahil si Happy, pag na kay Mama Marie, disiplinado at hindi siya umaarte. Kaya inayaan ko na lang, inimpak ko na yung gamit ni Happy, pati nung yaya, para dun muna sila magstay kay Mama Marie. Dumating ako sa bahay, dun kinausap ko si Papi, na huwag na siya magkwento kaila Ate Marie at Tony. Kasi last week lang, nag-open siya na masyado daw silang nakikialam. Ngayon naman, hinahatak niya sila Tony at Ate Marie sa problema ng mga bata. Naguguluhan kasi ako. Kaya para hindi na siya ma-stress, iwasan namin yung paglapit sa kanila. Kayanin namin at nahihiya na din ako kasi sa kanila. Sa ako, iwan ko sa Happy. Ano man ako eh. Sa ako lang bubulo kay Happy? Ako sa Yaya. Oo. Oh. Siya na susunod. Ang hirap kasi ako yung parent dito, tapos sa pagkinyari kay Happy, ako lang na. Huwag sa akin kasi, huwag mo na i-ano sa kanila, huwag mo na i-open sa kanila, ikaw pa't makakawawa talaga. Bakit? Ano? Tayo mong problema. Oo nga tayo, ako ang mga problema. Oo, kasi i-open, ikaw ang problema. Huwag sa buusot lang tayo, huwag kami tatanong mo. After ilang araw, kung sabi ang kanila ko, mali ka niya, mali ka, kasi mali yung ginagawa niya. Ganun yung balik lagi sa'yo. Di ba mo na-stress ka pa ganun? Pinatanong mo lang kita. Siguro rin kasi nagbibigay niya parang isabihin nila sa'yo eh. Kinakwento mo sa kanya na kinakwento, bakit hindi nang hindi mo ayusin? Ako pagod na rin ako pagsabihan kanila ng pagsabihan. Ikaw gusto mo ba nilaga nila sa nilang sabihan? Nagsasadjet na ako, sa'yo na lang dapat din mo na sabihin sa kanila. Huwag kang umiyak sa ako, huwag kang magbusok lang tayo. Ang sagot ko naman din ngayon, huwag mong sabihin sa kanila, tayo mga problema. Hindi, yun lang yung sa'kin. Nakikipag-usap ako sa'yo, may pag-usap ka rin sa'kin, huwag kang iiyak. Huwag kang sabihin sa kanila. Hindi naman ako ano. Ang hirap kasi ako nga ng yung parents dito. Hindi ko yung nahihirap ko sa araw-araw. Nahihirapan na ako. Hindi ko alam. Kahit sa hindi ko alam para udulugan sa isang pagiging pagiging. At pagdating ni Harvey, ayun na. Doon na nagkagulo. Kasi parang sumama pa ata loob niya na naka-impake na yung gamit ni Happy at pupunta ka lang Mama Marie. Nag-usap kami ni Harvey sa kwarto. Nag-start na kami magkaroon ng arguments about sa mga desisyon sa bata, sa pagsabi or paghingi ng tulong ko kala Tony or kala Ate Marie regarding sa parenting or sa pag-aalaga ng bata in general. Umabot kami sa samaan ng loob at ako bilang buntis na sobrang emotional at talagang sabog-sabog yung hormones ko na hindi ko makontrol. Naiiyak na lang ako. Tapos makakarinig pa ako na huwag kang umiyak, tigil mo yan kasi pupunta tayo kala Ate Marie, makikita nila magayong mata mo. So, doon ako nag-start matrigger na parang feeling ko na invalidate yung feelings ko. Tinatry ko intindihin yung emotions ko na hindi yan, buntis ka lang, kaya ka emotional. Hanggang sa bigla nilang naririnig ko si Happy umiiyak sa baba at nagtatantrums. Kaya pinababa ko si Harvey. Sabi ko, bumaba ka doon. Dahil si Happy umiiyak, painumin mo ng gamot.
kasi hindi na sumusunod sa akin at sobrang stress ko na tumitigas na yung chin ko. Hindi na pupunta ka na doon. Tigas na yung mga anak mo doon. Papakalma ako, kunyeta. Hindi na naman ako, nag-open lang naman ako. Hindi mo kasi ako magigit kahit na doon. Kasi wala akong pakilang. Hindi na yung pakilamdam mo yung ano ko, sinasabi ko, asawa. Hindi ko yung magiging stress mo. Kahit yung point ko lang dito mo. Either way, naiistress ako. Tigas na yung mga isa, dito umiiyak ako. Tinry kong kalmahin yung sarili ko sobra, pero hindi ko namalayan na eto na naman, balik na naman tayo sa ganito. Nabigla na lang ako sobrang lungkot, na parang lahat ng naipon kong sama ng loob, lahat ng naipon kong sakit na nararamdaman, lumabas na lang bigla. Dumating na sa point na hindi ko na makontrol yung sarili ko. Hindi na ako makahinga, hindi ko na makontrol yung iyak ko, na parang daig ko pa yung namatay yun sa kakaiyak. Hindi ko namalayan na anxiety attack na pala ako. Nararamdaman ko nang tumigas na yung kamay ko. Sobrang taranta ko kung anong cellphone lang yung makuha ko. Yun na yung kinuha ko. Tinawagan ko si Tony. Hindi ko na talaga alam yung gagawin ko kasi hindi ko na kaya. To the point na gusto ko na lang talagang mag-blackout. Hanggang sa umakit si Harvey, Diyos ko, akala ko magiging okay. Pero hindi, lalo lang niya ako na-trigger. Mga words na sinasabi niya sa akin, kahit na sinasabi niya lang naman is, kumalma ka, kang umiyak. Parang lalo akong nagpipintig yung tenga ko, parang lalo akong nabubuang na, huwag mo ako sabihan na huwag akong umiyak dahil hindi ko nga makontrol. Huwag mo akong sabihan na tama na yan, huminto ka na dahil hindi ko nga kayang kontrolin yung sarili ko. Kaya lalo akong natitrigger. Wala na. Sobrang nagwawala na ako talaga. Kahit anong gawin ni Harvey, yakapin niya ako. Wala. Hanggang sa tinry kong magsalita habang umiiyak na si Tony, tawagan niyo. Kaya siguro niya tinawagan si Tony. Pero I'm not sure kung pupunta sila, Tony. Alam kong mangyayari to.
nagsisimula na akong questionin yung sarili ko na, tama ba? Nahinayaan ko silang magsolo? Nahinayaan ko silang bumuod? Kahit alam ko sa sarili kong hindi pa sila handa. Pero tulad ka nang sabi nila, kailan pa kayo magiging handa? Nahiyak ako kasi kung andun sana ako, baka hindi yun mangyari. Sana naiwasan ko. Ang hirap maging nanay kasi kahit alam mong hindi sila capable pa na gawin to o maging ganito o magsama pa, wala, kailangan mo lang maging nanay. Kailangan mo lang silang hayaan. Kailangan mo lang silang pabayaan para matuto sila on their own. Pero yung puso mo parang, teka sandali, baka masaktan ka, baka mapano ka. Nababalo ka kakaisip kung kaya nyo ba? Pero wala, ganun talaga maging nanay. Parte yun na kailangan mo silang pakawalan. Kasi doon sila matututo. Kahit ikaw na obses ka sa bagay na ayaw kitang masaktan, ayaw kitang mapano. Emotional ko ha. Dahil ba totoong ganito ako, buntis ako, hindi ko alam. Ay, nako. Kailangan natin sa umiyan. Hospital natin to for oxygen. Sige. Nakarali na ba yung kotso sa baba? Si RVO. Asa dapat lang naman ang bahay ng kotso nila eh. Magdala na lang siya ng kotso natin, dahil na natin yung JC. Dali natin JC. Oo nga. Dali mo na yung kotso kung baan natin. Pwede mo na kayo? Oo nga mga, bakit? Magamot ka? Bawal naman kayo? Hindi. Kailangan ka ba ng dalawang buntis, kailangan ka magmadali. Ayan na! Huwag ka asin mo ayaw mo. Hindi kailangan magmadali, wa. Kailangan ka kong boy. Mag-aaway mo sa konti. Natatakot lang naman ako. Sipin nyo, dalawang buntis kasama ko, tapos magmamaneho ako. Naging madamot pa ako sa paningin ni Jowa. Unusual na talaga yung nakikita ko, naninigas na yung mga kamay at paa ni Papi. Kaya sabi ko, dali na sa ospital, hindi yan madadaan sa haming at pagkalma-kalma. Nagkakatarantahan na. Etong si Paye, makikita yung CCTV. Ang dami ng ibang nangyayari ha. Ang dami ibang ginagawa. Pero takbo lang siya ng takbo. Takbo lang siya sa may second floor. Takbo lang siya sa may first floor. Takbo lang siya ng takbo. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Wala siyang tinutulong kundi tumakbo lang ng tumakbo sa paligid. Pandagdag taranta. Inilabas na si Papi sa bahay at sinakay na sa kotse. Nagtataka ako, asan si Jowa? Nakita ko yung pagkain na pinadala ko noon kila Pai at Kiana. Dahil nga emergency, hindi ko na kasi nakuha. So nung nakita ko siya, napaisip pa ako noon. Hanggang sa decided na ako. Kumuha na ako ng kutsara at tinidor, baso at nilagyan ko ng punong-punong-puno ng tubig. Pumunta pa ako nun sa kotse, balancing, kasi ang dami kong dalang pagkain. Grabe, emergency na. Naisip pa din niya yung pagkain niya. Sobrang cute ni Jowa pagpasok niya ng kotse. Sabi niya pa, buntis din ako, gutom na ako. Wala naman, nagkakaganyan na lahat. Alam mo ba yung pagkain mo? Ate, buntis din ako, gutom na ako. Kumain ka, dali. Hindi naman dyan akong pagkain ko. Nagpaiwan na ako kasi walang magbabantay sa mga bata. Si Dodong nasa akin, si Happy na iwan dun. Tapos lahat sila aalis. Ang nasa harap na kotse ay si Tony at saka si Vince. Sa pangalawa, andun si Papi. Nasaan si Paye? Ah, si Paye? Ba't nandiyan ka? Sabahan mo ate, mamutang ina mo, lablay pa rin, gago! Susunod nga dito ko sa ate mo! Ang ina Jowa pa rin iniisip mo! Sa kabila! Sa kabila! Umikot si Paye. Eh, nasa kabilang side si Ate Marie. Hindi niya inabutan si Paye. Kaya yung gigil niya talagang ganun na lang eh. Inom! Nang inom! Nang inom mo ka na to. Pasabunod. Wag puro ano yun mo. Tangina. Dapat nandiyan ka! Nakalang po dito ka eh. Nagpaalam pa ako na pasabunot. Nanggigigil talaga ako nung time na yon. Kasi ilang beses niya nang ginawa yan kay Papi. Pati ba naman ngayon, ano, sasakay ka sa jowa mo na naman? Kita niya yung mukha. Eh kasi hindi ko po alam. Kaya putang ina, lahat na nagsasabi, mabait yan si Paye, mabait naman. Mabait din si Paye, character niya lang yan, putang ina niyong lahat. Hindi kayo marunong kumilatis ng pa-victim na kupal. Mahal ko si Paye ha, anak ko si Paye. Pero putang ina, real talk lang, pa-victim. Ay, hindi ko po alam kasi po. Pero putang
kumain ako, iisipin mo, gago ka ba, ate mo, halos mamamatay na, no? Diba? Ilang beses na yan eh. Sobrang naaawa ako kay ate, at the same time, natatakot din talaga akong mag-anak dahil ganun yung magiging epekto pala. Although magkakaiba ang mga nanay, pero yung ganung karanasan, para akong natutrauma. Hindi ko alam kung paano nakakaya ng ate kong mag-survive sa araw-araw na ganun yung dinadala niya. Naawa ko sa kanya sobra. Samahan niyo na sa labo, kapag na Wala po siyang maintenance. Sa papangapit niya lang po siya ngayon kasi ano po eh, pregnant po siya. Hindi na pala niya kailangan ng oxygen at nasasobrahan na pala siya doon. Naalala ko dati, nangyari to kay Papi nung pinagbubuntis siya si Dodong. Nagkaroon siya ng anxiety attack. Pero dahil nasa taas lang ako noon ng unit namin, ang bilis ko nakababa, konti pa lang yung iyak niya noon. Kaya nadaan ko pa siya sa humming at sa pagkanta sa kanya. Kaya nakalma siya. Pero this time, I'm too late. Kailangan na talaga ng medical help or professional help sa hospital kasi 10 minutes na punta sa bahay ni Lay. Medyo malayo dito sa amin. Actually, nagmadali pa si Vince noon. Sabi ng doktor ko, sa past na mga check-up namin, is hindi ko daw talaga dapat nararamdaman yung madalas na pagtigas ng tiyan. Tapos, nararamdaman ko na parang may lightning shock or parang may kuryente sa puwerta mo. Na dapat mararamdaman mo lang yung pag malapit ka ng mga anak, like mga kabuanan mo na. Pero ngayon na 7 months pa lang ako, nararamdaman ko na siya. At sobrang araw-araw talagang tumitigas yung tiyan ko, ilang beses a day. At sabi niya, hindi normal yun, kaya ako nakapampakape. Ngayon na na-hospital ako, dinoble niya yung pampakapit ko at binigyan niya rin ako ng pamparelax ng muscle sa uterus, which is yung bahay bata. At nagpa-non-stress test ako para malaman kung ano nga ba yung nangyayari. Sabi naman sa test is okay yung heartbeat ni baby. Hindi naman daw ako nagko-contract ayon sa test. Pero araw-araw ko pa rin nararamdaman yung pagtigas ng tiyan ko. So we need to consider na contraction pa rin yun. Dahil sabi nila, habang tumatagal, kapag padami ng padami na ang mga baby na dinadala mo, mas prone ka na sa preterm labor or maagang pag-anak. So, pwede maging premature yung baby, wag naman sana. As much as possible, tinatry ko na munang hindi ma-stress. Kahit na nai-stress din ako na wala yung mga bata sa tabi ko, mas iniisip ko na lang na makakatulong sa akin na wala muna sila sa bahay at the moment hanggat sobrang fragile ko pa. Tumanggap na muna ako ng time na makapagpahinga, makapaggamot. Naging okay din naman agad ako nung kalmado na ako. Parang walang nangyari. Ganun kasi yun eh, sobrang hirap ka. Tapos after nun, parang sobrang okay ka na. Goods na lahat. Nagpahinga ako sa bahay ni Laoni. At kailangan na rin talaga namin mag-family meeting. Oh, Harvey, Papi. Ano nga totoonan siya nangyari? Yun. Importante yun. Oh, general yun sa mga brata. Hindi pa talaga kaya. Oh, hindi pa nga kaya. Hindi pa talaga kaya. Pinipilip lahat na. Kaya, kailangan talagang condition sa inyo. Kasi naman nag-dream na ako na kaya ko. Tapos pagpagod ako, bigla nilang atas. Hindi ko na ulit kay Papi yun. Naanulong naman ako sa kanya kasi. Eh di ako makapagsalita lagi na lang kasi parang gano'n. Siya rin gumagawa ng ano eh. Ganun ang dagi mo sabihin kasi baka maano siya ulit eh. Kasi siguro na-trigger siya na ano sabi ko kasi, ang pinaka-point ko lang, tigilan mo na ang kakasumbong sa kanilang dalawa. Pag malala, dun mo na sabihin. Kasi nung una, dati naman pwede tayo ganun eh. Di ba may time na sinabi mo, wala na akong susumbong, pag malala na lang ganito ganyan. Ang point ko lang dito, si Tony buntis din eh. Kaya tama na yung sumbong about sa ganito ganyan. Solusyon na natin dito, pag mali ulit na ginawa na ngayon, palisin mo na. Para di na mo problema, palisin mo palitan na lang. Ang point ko kasi, para di rin siya ma-stress pag sinasabihin nyo rin siya.
Basta pag gano'n na lang nangyari, palitan. Tapos, para wala lang problema, wala lang sabihin, ano, palitan agad. Para hindi tayo problema. Oh. Eh, hindi ako naman kasi si Papi kasi help ni Happy yun eh, yung sa ano. Kaya nga, yun yung dahilan ng ano nyo, ng pag-aaway nyo, tinatanong ko, ano matutunan nyo? Hindi, sa akin ha, oh. Mali yung gano'n na ginanong ko siya kasi buntis siya. Alam ko naman buntis siya, sa ano lang siguro, sa bago at alam ano. Alam mo naman talaga, laki ng chan eh. Dahil na lang siya, di ko kasi maano, pagod lang din ako tapos naano ko siya, na parang na-trigger ko siya gano'n. Tapos sabihan ko siya ng, ng mga pointers na dapat i-diin sa kanya na ito yung kinaka-stress mo. Mm. Sabi ka ng sabi, ikaw rin may i-stress. Kumbaga, pag nagsasabi na nagsasabi si Papi ng ganito ng ganyan, tapos pag tinulungan, mainis naman siya kasi napapakailamanan. Oo. Oh. Harvey, pag nagsabi na si Papi, ibig sabihin hindi niya talaga yung kaya. Kasi nga, yung pagsakit-sakit nga lang siya niya na naninigas, kita mo naman dalawang pampakapit na hindi naman magsisinungaling ang sa pag-IE, hindi naman magsisinungaling ang sa test. Ibig sabihin nun, seryoso na talaga yung sa condition niya. Naintindihan mo, at hindi mo pwede sabihin na huwag ka nang umiyak. Kanaiyak kung makikita pa nilang mag-ayong mata mo doon, ganyan-ganyan. Hindi mo pwede pipigilan yun dahil dalawang emosyon na nararamdaman niya. Isipin mo nang dahil lang sa ganung eksena kung pwedeng namatay si Papi at si Yabi kanina. Kaya kami, si Papi baga sabihin namin, maiinis siya sa amin kasi pakilamay na kami. Pero pag ayaw niya makinig sa amin, pag bigla niyang gusto mag-ayon na turo, makikinig lang din ulit kami. Kailangan niya lang minsan makikinig ng rant niya. Kailangan niya lang din ng gano'n, tapos i-dedesisyon niya yun, susupport ka lang din ulit. Ang napapansin ko kasi, sa inyo, may nakakalimutan kayo isang bata. Lalo ka na. Lalo din si Papi, nakakalimutan nyo. Kaya tayo nagkakagulo-guli. Pag wala si Happy, ayoko, gusto ko kasama si Happy. Pag wala si Dodong, misa na si Dodong. Hindi nyo ba na misa naisip na putang na dapat wala na muna yung dalawang yun? Misa nang alagaan nyo naman ang alagaan, yung focus lang, yung isa pang nasa siya, hindi pa lumalabas. Kung wala kang gana dahil bungangira si Papi, ang alagaan mo ng alagaan, yung pangatlo kahit nandyan pa yan, baka hindi yan lumabas pag di nyo inalagaan. Wala si Dodong, talagang kaibigin natin Marina yung gabi kasi ang gusto niya makapag-usap kayo ni Papi. Magkaroon siya ng happy hormones, maging happy na sa loob ng chan. Kasi pag wala si Happy, kung si Dodong, huwag mo kalimutan, bigyan ng oras mo nga sa loob ng chan. Kausap-kausapin mo, mag-sorry-sorry ka sa mami. Mag-usap-usap kayo. Dahil real talk lang, Papi, Harvey. Kaya nandito ang family, sabi ko kay Papi, Papi, ang ganda ng batch nyo. Kasi si Ate Marino, kay Tyronia, may time na inconsistent eh. May na kay Lola, nasa tita, kasi hindi niya kaya. Kayo consistent, may jowa o wala si Ate, ano man lang mangyari, nandiyan siya para kay Lahapit Dodo. Ako may time, hindi ko alam sa kung sisiksik si Tyronia, putang ina. Buti naging favorite ni nanay kasi kung hindi ko na alam. May sakit ka sa puso. Talagang hindi namin expect na si Happy eh. Oh, ha. Bubuhati mo na, pero wala. Mapapagod ka eh. Si Papi. Hindi. Natrigger mo na naman yung tao. Takin mo naman daw. Hindi kasi hindi mo ma-expect ang isang tao. Tayo na lalala. Diba yung gusto ni Dodong tayo ngayon yung ginaganoon? Kasi hindi pwede mapapagod ka. Tinanong din namin ng yaya, binabandi mo ba na tuloy-tuloy? Hindi rin kasi hindi ka nga capable. Kaya sabi ko diba, i-balance-balance yung. Ako sa totoo lang, si Happy si Dodong nandiyan na yan eh. Whatever. Pero yung yaya talaga yung sumusuka kay Happy. Napapasunod talaga niya yung yaya. Diba? Ang inaano ko lang, ang bigyan nyo ng extra kayo ngayon, yung ito. Yung sumasakit ang tiyan. Kahit yung nanay, tapos mo sa ilit pagpagpapanak eh. Ay! Hindi, pero gets mo ako. Kung nairat ka sa bibig ni Papi, sa ganito, sa ganito, antindi natin ngayon yung isa pang buhay. Kasi ayoko kasi si Papi, kawawa, bunti si Papi. Baka kasi sabihin nyo, ah, si Mami Oni, mga Papi talaga kasi, favorite kasi, ganito ka ganyan. Di ba, Bigay? Sakit ako na naman! Hindi, kasi bunti siya, nakaka-relate ako. Pero, ang gusto ko nalang isipin, yun sa isang bagay. Harvey, putang ina, kausap-kausapin mo, ikaw ang nalalabas. Pitik-pitikin mo. Kausap-kausapin mo, ikaw ang nalalabas. So, happy ang mami, ganito, tambayan mo. Kung paano mo kinukulit-kulit si Dodo na andyan ang buhay na gaganon-ganon at saka si P, ibanday mo ngayon kasi delikado to. Kasi naiyak talaga ako kanina kay Papi habang ganon eh. Di bago lang matapos, gusto ko lang humingi ng pasensya sa kanina. Kasi nabulabog din kayo last eh. So kay Papi, gusto ko lang humingi ng sorry. Kaya naman namin to, hindi lang kami nakakaintindihan. Tuwag ganinawa ka na lang ako. Pagod lang talaga ako kanina. Kasi nag-decision, kumbaga na lang. Sana gano'n, nagsabi ka sa akin na anihin ko si Happy ganito ganyan. Eh, tatakaw buhay kasi pagod ako, gusto akong mayakap ganito ganyan. So, manalaman ko ganyan. Yung pinag-usapan lang natin, na lagi kang indecision mo, ano mo rin sa akin. Walang problema, gusto ko lang sorry dun. Kasi nga, basta pagod lang ako. So, ako mag-sorry sa'yo na kasi na, nabulago ko kayo. Okay, sorry guys.
Hindi, ba't ganun? Hindi napansin ako sa family ito na gusto ko i-correct. Parang mas madala sabihin yung isang bagay kaysa sa mas importante. Kasi tulad yan, in-explain na namin sa'yo. Harvey, sa totoo lang, salamat na nag-sorry ka sa amin. Kasi alam ko na kinukonsidera mo yung feelings namin lahat ng babae dito na Bulacan at si Papi. Pero may mas importante talaga dito na lagi nakakalimutan. Yung thank you. Yun ang gusto kong tanggapin. Yung thank you kasi nandiyan kayo. Thank you kasi ganun. Kasi hindi, natutuloy yung pagsisorry niyo sa amin. Masaya din naman kami, nakikialam kami kasi we care. Natural siyang lumalabas. Natural. Di ba ako tapos eh. Ah, di ba tapos? Sorry, sige na. Masabi mo yun. Sige, okay. Sabi ba tapos? Akala ko, ano eh, tapos ka din. Sige, oh, sorry. Oh, cut direct. Hindi, sinabi mo na kasi. Sige na, sabihin mo na ako dahil hindi ko naririnig. Thank you rin sa amin. Dahil ako yung nagmaneho at isa sa mga nag-asikaso ng mga bagay-bagay. Pag-uwi rito sa bahay at nag-uwian na rin ng lahat, dun lang nagsing-in sa akin yung nangyari. Na grabe. Sobrang sensitibo pala talaga ng pagbubuntis. At pwede rin tong mangyari kay Jowa. Pero wait, here's more. Kaka-uwi pa lang nila. Biglang si Paye, nasa kwarto lang. Si Kiana, nasa sala. Uuwi daw siya. E di matik, magkaaway yung dalawa. Napuno ako. Kinausap ko na si Kiana at Paye. Kiana? Oh. Akit ka nga dito? Oh. Akit ka dito? Yung nangyari kanina, kaya nagtatanong si Mami kung ba't nandito ka lang. Imposibleng walang dahilan ba't kayo magkaiwalay. Number one, si Mami, pinagtatakpan lang ako kanina na minsan lang magkahiwalay sila. Alam niyo kung bakit? Kung ba't ako nagiging ganun yung reaction ko, na ginagawa niyo kami tanga dito eh. Strike sa utak ni Mami yun. Alam niyo ba kung anong sabi niya sa akin sa kwarto? Pinaparinig ko lang sa kanila yun, pero naiinis talaga ako. Imposible kasi na maghihiwalay kayo nang hindi kayo magkagalit. Dahil hindi nga mga tanga ang taong kasama niyo dito. May buntis kayong kasama dito. Pag nalaglag si Tyrone, hindi ko alam paano natin mapapatawad ang bawat isa. Na hindi nga dapat naapektuhan si Mami. Pangalawa, nag-aaway kayo ngayon. Naka-move on na kayo sa nangyari kay Papi kanina. Muntik mamatay ate mo ah. Muntik mamatay mamanggin mo. Tapos ngayon mag-iinarte kayo ng dalawang ganyan. Na parang walang nangyari kanina. Putangin na mag-aaway kayo. Alam naman namin 18 kayo, kaya nga namin kayo ginagabayan. Pero tangin na solusyonan nyo naman ang hindi kayo halata. Magkaaway ba talaga sila? Magkaaway sila ha! Nagsusumbong si Tyrone na ngayon, nagiginarte si Paye eh. Narinig ko si Vince, dataas na ng boses. Kaya pinuntahan ko na. Mami, hindi naman po ako nagiginarte kasi ilang beses niya po ako tinatanong. Uuwi ba ako? Sabi ko, ikaw bahala. Ate Paye, hindi ka po ganun magsalita. Baby, kausapin ko siya ng mahinahon ako, ng pasigaw, ng wala akong emosyon. Ayaw niya maniwala sa akin na okay lang. Ate Paye, sinabi mo... Ang tanong, kaya ba kayo magkahiwalay dahil okay kayo o hindi? Yun yung tanong. Okay po kami sa baba. Umakit lang po ako dito. Nanonood lang po ako ng K-drama. Naging okay naman po kami kanina, Honey. Tinanong ko naman, mag-aaway ba kayo? Dahil malakas po sila mag-aaway, narinig ko nga po na nagsisinungaling na naman po sila. Pagkaharap po si Mami, hindi po, okay lang po kami. Wala po talaga. Goods lang po kami. Pero, rinig na rinig ko po talaga na hindi na naman sila okay. Ikaw, Kiana, okay ka lang ba sa kanya o hindi? Ba't ka nasa wala? Hindi ko alam po kasi kung bakit tinatanong niya ako ng tinatanong na, eh bakit kasi ganyan yung attitude mo? Ano bang attitude? Sinasabi mo, nananahimik ako dito. Bawal ako humiga. Long story short, hindi kayo totally okay. Okay po ako sa kanya ulit. Ikaw, pero si Kiana hindi okay, tama? Oo. Oh, so, ibig sabihin, there's a problem. Kapag ikaw okay ka sa kanya, malamang nakatabi ka sa kanya. So, ramdam mo na hindi siya okay sa'yo. Kaya you just let her na nasa baba. Kasi every time na okay kayo, magkatabi kayo. Yun yung point ni Vince. Kasi ako minsan, hinahayaan kong iparinig sa'yo yung gusto niyo marinig. Ah, okay lang sila. Oh, minsan. Nilalaban ako pa si Vince, narinig niya. Opo. Hinahayaan ko. Kasi wala naman kayong freedom to express kundi sa bahay lang. Opo. Diba? So, hinahayaan ko. Pero tama naman si Vince. So, pwedeng one day pumutok ako. Opo. Pero ang point lang din dyan, gusto ko i-point out na alam niyo sa sarili niyo hindi kayo totally okay. Tama?
At yun ang iniintindi niyo. Mami, ang sa akin lang naman po kasi, okay po ako sa kanya. Hindi ko po alam bakit binibig deal niya po yung sinasabi ko sa kanya. Eh, umakit lang naman po ako dito kasi nag-uusap pa po kayo sa babae-babanding po kayo. Umakit po ako dito. Tapos nanonood lang po ako ng K-drama. Tapos narinig ko sinabi niya kay Tyronia na, ewan ko dyan, ayaw ko pa uwiin. So baka isipin ni Tyronia na pinipigilan ko po siya, na hinahayaan ko pong andito po siya palagi. Eh sa akin po, kanina ko pa nga po siyang hapon tinatanong, uwi ka ba? Uwi ka ba? Kasi okay po ako sa kanya, mami. Kaya ako nasabi din kasi minsan hindi sila magkasama. Kasi hindi si Pai, tumarating, nakakatulog na sa kwarto niya. May mga times naman po talaga, uni na gusto ko po mapag-isa. Kahit nandito po si Kiana, gusto ko po nandito lang po ako sa kwarto. Sabi ko nga po sa kanya, bakit ba ako dito sa kwarto? Gusto ko lang humiga kahit saglit. Yun lang naman po yung akin, mami. Pero wala po akong problema sa kanya. Kung gusto niya po umuwi, umuwi po siya. Yun lang po. Hindi, walang problema ba? Kasi kung wala kang problema sa pag-uwi ni Kiana, hindi ganyan yung attitude mo. Exactly. That's why nagtatanong si Kiana, gusto mo ba akong umuwi o hindi? Tanungin mo ako ngayon, Wa. Vince, gusto mo bang umuwi? Kaya, Wa, gusto mo bang umuwi ako? Pag ang attitude mo sa akin, ayoko po, ayoko po. Pero pag sinabi nito kanina, okay lang. Paye, kailangan mong matutunan yung right attitude pag sumasagot ka sa tanong ng tao. Isa lang kasi lagi ang attitude mo. Mataray ka lang. So hindi maintindihan ni Kiana. I-explain mo din ng maayos kay Kiana. Huwag ka sumagot, sandali lang. Kahit kanino ganyan ka umattitude, Paye. Kahit kanino yung tao dito. Kaya hindi namin alam kung galit ka ba o hindi. Ngayon, galit ako! Pero ang totoo ay, ganito talaga ang ugali mo lagi. Gusto, hindi ka lang makasigaw kasi mas nakakatanda kami. Ngayon gagantuin ko ito ng ugali. Gusto mo ba umuwi si Kiana o hindi? Ako, bahala, Tito. Hindi nga pwede yun! Gusto mo ba o hindi? Gusto mo ba o hindi? Hindi po. O sagutin mo lang ngayon! Tapos! Nadala ako ng emosyon ko. Alam kong mali na taasan ng boses or sigawan ang isang babae. Pero guys, tao lang din po ako. Napapagod, napupuno, at may emosyon din na talagang minsan sumasabog. Nagpapaka kuya, tatay, or tito lang din naman ako para sa kanila. Dagdag gabay din, tsaka pagmamahal. Thankful lang din ako na nakalma na ang lahat. Ang haba ng usapan nila, pero nakikita ko kay Jowa na nagpapakananay siya doon sa magkarelasyon. Kailangan hindi po pwedeng palagi kang pa-victim na hindi ko nga alam. Mami, hindi naman po ako nagpapa-victim. Ang gusto ko lang po, kung gusto niyo pong umuwi, go po. Hindi ko po siya pinipigilan. Hindi kasi Kiana ang tinatanong, okay? Ikaw ang tinatanong, gusto mo ba o hindi? Ngayon sabihin mo, hindi. Pag sinabi niyang, paano yan, ayaw mo? Hindi ko gusto, mamimiss kita, pero okay lang naman kasi may intindihan ko. Ganon ang communication. Yun po yung pinopoint ko, mami. Yun po yung pinopoint ko. Yung sinabi ko rin po sa kanya. Hindi ka sumagot. Ayaw mo, okay lang. Pakipaye, hindi si Kiana ang tinatanong. Ulitin ko, balik tayo. Lagi mo ibubuntong kay Kiana na kung ayaw mo, okay lang. Na kung gusto mo, okay lang. Hindi si Kiana ang tinatanong. Ang tinatanong ni Kiana ng paulit-ulit, kaya narinig kayo ni Tyronia, ikaw ang tinatanong. Ang tanong, gusto mo bang umuwi o hindi? Hindi mo masagot, hindi ko alam si Kiana na kailang relasyon na. Lahat ng hindi ko alam nang huhula ang partner mo. Lagi yun paye. Kaya lahat ng hindi ko kasi na-explain ko na lahat ng ganun putang ina. Ang babae, pag sinabing okay siya, hindi yan okay. Pag sinabing hindi ko alam, hulaan mo. At alam mo yan dahil putang ina ka, maarte ka, parang ako. Pero dahil nasa tamang age na ako, pag tinanong ako, gusto ko ba umuwi ka, Vince, o hindi? Hindi, kasi may miss kita. Pero maiintindihan kung makikita naman tayo sa gantong araw. Mabibigyan mo siya ng assurance na okay lang talagang umuwi ako. Pero hanggat ang sagot mo ay hindi mo alam kahit putang ina, alam mo naman sa sarili mo yung totoo. Hindi siya makapakali. How dare you na hindi bigyan ng peace of mind ang partner mo? And how dare you na mag-isip ng ganyang chaos? Pag-isipin siya na putang ina, halos mamatay yung ate mo kanina lang. Mami, kasi ilang beses ko naman na po in-explain sa kanya. Na okay lang pong umuwi siya dahil magkikita pa naman po kami bukas. Napag-usapan na po namin kagabi, o sige, uwi ka, gantong oras, ganyan-ganyan. Nasa ospital po, tinanong ko siya, uwi ka pa po ba? Sabi niya, hindi ko pa alam, mag-iisip pa ako. Tapos tinatanong ko po siya ulit, uwi po ba siya? Tapos kanina, decided na po siya, uwi siya. Okay. Kaya na ba't ka umiiyak? Kasi ang akin, di ba dapat, sabi ko nga, Tyronia, mag-uusapin ko lang po yung ate mo.
Diba kaya ako pinalabas si Tyronia? Kasi si Tyronia, pumapasok ng pumapasok, nakikita kung ano yung ginagawa mo sa akin. Kaya sabi ni Tyronia, usap lang po kami ng ate mo. Kaya sabi ni Tyronia, okay po ate Kiana, pumasok siya. Mahal, yung attitude po kasi na binibigay mo sa akin kanina na gusto kong umuwi para makita naman nila mama kahit paano umuwi ako ng... Ay, natag-usapan yun. Eh nga, diba sabi ko, para hindi ako lagi naka-stay dito. Sabi ko, pabalik naman ako bukas. Sabi ko, diba, tapos yung attitude na binibigay mo sa akin kanina, anong sinabi ko, mahal, uwi po ako. Sabi ko, okay lang po ba sa'yo? Sabi mo, ikaw bahala. Ikaw bahala, umuwi ka kung gusto mo. Yun yung sinasabi mo. Sabi ko, okay, sige. Sabi ko, mahal, may nagawa po ba ako? And sabi mo, wala. Okay, sige. Na-offend ba kita kanina? May naano ba ako sa'yo? Tinatanong kita, diba, every details. May nagawa po ba ako? Sabi ko, wala, wala. Sige, sabi ko, wala. Sige, sabi ko, mahal, kausapi mo naman ako ng maayos. Umupo pa ako sa tabi mo, masinsinan. Mahal, kausapi mo naman po ako. Sabi ko, ano po bang gusto mo? Ano sinasabi mo? Ikaw nga bahala, bahala sa buhay mo, ganyan-ganyan. Ganun yung binibigay mo sa akin kanina. Ano kasi pa ulit-ulit ka ha? Kasi nga kailangan ko po yung sagot na, kasi nga wala po ba ako? Oo, hindi. Pag sinabi mo hindi, okay lang. Magpapaalam ako kala mami na dito muna ako. Pag sinabi mong oo, okay lang. Sige mahal, umuwi ka. Kasi po, bubabalik ka naman mamaya. Uuwi ko ako. Oo naman na kasi ako kayo sa'yo kanina pa. Oo ka nga po, pero yung oo na binibigay mo, umuwi ka, bahala ka. Gets mo po? Yung pinupunto nga rin nila mami. Umuuna ako sa'yo kagabi pa lang, nung nagpapaalam ka pa lang sa'kin. Right after natin magpunta sa ospital, oo pa din sagot ko sa'yo. Cut na hindi po yung kagabi. Hindi ko alam kung bakit sinasabi mo sa'kin na hindi ko maintindihan, promise. Dimal, kasi umuuna nga ako. Sila mami, nagpupunto na rin po. Kung hindi mo po nagigits, tapos pinaglalaban mo po yung sarili mo, mali ka nga po sa binibigay mo na attitude sa'kin. Kasi oo, hindi lang naman po yung kailangan ko. Kaya nga, di ba sinabi ko na nga sa'yo, ikaw na bahala kasi nag-oo na ako, hindi mo pa rin ako maintindihan. Ang kulit mo pa, hindi ka talaga makaintindi. Iba kasing sagot mo kagabi sa binibigay mong sagot ngayon. Mami, nag-oo na nga po ako. Nag-oo ko nga, pero ikaw bahala. Pag may pinakita ka kasing oo, ikaw bahala. Pag may attitude kasing pinakitang ganun, paye, malilito yung partner mo kung okay lang ba o hindi. Ganito gawin natin. Kailan kayo nag-usap ng ganyan? Kagabi po nag-alam kasi si Paye, parang ganito yan eh. Naalala mo nga tulog ka dito? Opo. Di ba dininay niya na hindi siya masikaso? Ando na sila eh, nakaayos na sila eh. Pero pagtingin sa CCTV, ganun. So, kailan kayo nag-usap ng uuwi, hindi? Kanina po, mami, nag-usap po kami dito, ano, 3:22. Oh, sige. Nood tayo ng CCTV para sa itong itsura mo. Hanggang sa ayun. Para mas okay, tingin na tayo ng CCTV para wala na namang deny-deny. Goodbye! Ikaw bahala. Kung gusto mo umuwi, umuwi ka. Na naman tumitigilan. Ano pa kita? Nanonood lang ako. Mas labas yung isasakan natin eh. Nanonood nga lang ako. Gusto ko lang naman manood. Hindi ko ganyan sa ate. Kaya nga ayaw mo lang sa akin. Hindi ko naman pinipigilan umuwi eh. Hindi ka lang ipitalik, ha? That's the point. Ano bang gusto mong gawin ko? O ano? Gusto mo? Ma! Hindi ka mo ikin na. Hindi mo. Okay, mamamagdansya ako ganyan. Nanonood ka kasi, o. Titigin ka ng ganyan. Ikaw bahala, kada sasagot ka, titigin ka sa laptop. Si Kiana, mukhang tanga na ganyan. Ikaw bahala, ikaw ganyan. Mukha bang may assurance na okay lang sa'yo? Mukha bang okay lang yan na... Ayun, oo. Uni, kasi nga po napipikon na ako pa ulit-ulit po siya nagtatanong. Kasusunod, huwag ka na kasi maglambing. Pag sinabi niyong umuwi ka na, Kiana. Hayaan mo siyang mag-inarte. Alam mo kung sino rin mahihirapan? Siya din. Magsasuffer rin ang kaartehan niya dito. Next time, pag nagtanong ka kung uuwi ka, sumagot siya ng ikaw bahala, umuwi ka. Hayaan mo siyang maging malungkot dito. Hayaan mo siyang magdrama. Hayaan mo siyang mag-hysterika. Hayaan mo siya. At least meron siyang sinabing umuwi ka. Putang ina, kaya nahayaan mo. Hayaan mo, puta maarte! Inaalala ko rin po kasi na pag inayaan ko siya, ang may stress kayo naman po kasi hindi po siya nahihiwag. Pwede! Okay, ganito ka simple yan. Putang inaayaan mo! Ito kasi kasimple yan. Lalaki yan ha, sobrang arte-arte na sa'yo pa. Si Vince na yun na mahaba pasensya. Pati si Vince na napakahaba ng pasensya, nahubos ni Paye.
Inaalala ko si Tony. Ayokong one day sumabog siya dahil iniintindi pa nila yung drama nila. Gusto kong umuwi. Umukay siya. Ngayon si Kishi Paye, papalit na mabisit siya. Kasi paulit-ulit ka. Babalik lang ako ulit sa sinabi ko sa Jefferson. Hindi to bahay ni Kiana. Ito ang mas pamilya mo kaysa kay Kiana. Ang totoong pamilya niya ay nandun sa kabilang bahay. Tapos ang gagawin mo, hahayaan mo siya ng bala ka dyan. Kulit mo. Manonood ako. Na-open na naman siya sa bahay. Saan siya lulugar? Nandun lang din siya sa baba. Sinong kakausapin niya? Sinabi ko sa'yo, di ba? Side mo to. Hindi mo dapat ginagawang na-OP ang partner mo. Sinabi ko na to sa'yo ng New Year. Ginagawa mo na naman. Kung gusto mo mag-shota, may kalaplapan ka, may kinakausap ka, tsatsagain mo din yung pagiging makulit. Hindi lahat ng sarap at saya. Dahil ang pinili mo ay immature makulit. Parang si Vince yan. Tsaka baka nakakalimutan yung babae din to. Babae din to. Ma-emotion din. Ma-emotion, ma-attitude din. Hindi mo pwedeng ganun pa eh. Yung in-attitude mong ganun, mukha lang hindi okay sa'yo. Zoe ka! Ganun. Hanggang sa makalabas siya ng pinto, huwag mo siyang hahayaan na may iniisip. Ang gawin mo sa kanya, ayaw mo siyang ano, talagang happy, okay, thank you, sige, kita tayo bukas. Ganun. Pa-feel mo sa kanya, paulit-ulit. Kailangan mo i-secure ang feelings niya sa'yo. Ako napasigaw ko sa'yo ngayon, pasensya ka na. Naglabas ako, alam mo kung bakit? Wala kang kuya sa paligid mo. Sumusobra pa eh. Mahal na mahal kita. Alam ni Tony yan. Kaya everyday inaasar ko kayo, mahal na mahal ko kayo. Kung nasigawan kita, pasensya ka na. Ayoko lang may maging mangyaring mabigat sa atin. Tsaka, hindi ako nakamungkon kay Papi agad kanina pa eh. Hawak ko si Papi kanina po, tayo ko nung ganun pakiramdam na may mawawala sa atin. Dalawa pa silang possible mawala. Gusto mo ba mangyari din kay Tony yun? Walang may gusto. Nang dahil lang sa arte mo. Kaya nga po nananahimik ako sa taas eh. That's not the right attitude, Paye. Right. Pag may problema ka, laging papalapit ang solusyon. Huwag papalayo. Hindi maaayos ang problema ang papalayo. Lalayuan mo. Kaya mami, kakasabi mo lang kanina. Iyakan na naman ni Paye nung nangyari sa kanya, sa atin yan. Kaya nga po hindi po ako bumababa. Ayoko na lang po ipakita sa inyo. That's wrong. Ano iiyakan? Yung nangyari kay Papi, kung gusto mong iiyak yung nangyari sa ate mo, sabihin mo sa amin, Mami, nalulungkot po ako. Pwede bang mag-isa lang muna ako? Gets na namin yun. Kaya nga po, makit lang po ako nun uni kasi nagre-reflect lang naman po ako. Gusto ko rin po mapag-isa ng kaya ang ginawa ko para ma-refresh lang po yung utak ko, nanood lang po ako ng k-drama. Pero kailangan mo ibigay yun assurance sa partner mo. Yan isa hindi pa. Hindi ko po alam yun na nagre-reflect po siya. Pero minsan, kaya na, bumasa ka din ng... Nakikiramdam ka rin. Nakikiramdam naman ako uni, pero hindi kasi ganun yung way niya kanina eh. Ang haba-haba na ng usapan, kung saan na napunta. Pero doon kami bilang parents ni Paye at ni Kiana. Hanggang sa yung pagiging self-centered, biglang naikot niya. Kaya naniniwala ako. Kasi napaikot niya na sitwasyon daw ay kaya doon siya nagkaganon dahil naapektuhan doon siya sa nangyari sa ate niya. Kaya doon talaga siya ganon. Gusto lang doon niya mapag-isa, mag-isip, dahil sa nagawa niya sa ate niya, etc. Pero ang ending, lumalabas pa rin sa bibig ni Paye kung anong pinaka-kino-concern niya. Napikon talaga siya kay Kiana. Saka isa pa po, hindi ko lang kasi na-open to. Sa kotse Tito Vince, di ba, sabi ko sa'yo, napipikon ako sa kanya. Mm-hmm. Pang ilang strike niya na po sa akin, lagi na sabi ko sa kanya, hala, sasaktan ako kapag nakikita kitang tumatawa kahabang pinapagalitan ako. Ayun. Yan, lagi, mas maganda yan. Ilang beses kong sinabi sa'yo. Sabi mo! Nasasaktan ako na parang pati ikaw. Kakampi ba kita? Ganon? Ganon ka maging kakampi sa akin? Yun lang pala pa eh, Kiana. Kailan ba yung last ko na tumawa ko? Kanina! Saan? Ilang beses. Kada papagalitan ako, tumatawa ka. Saan? Saan? Gusto nga malalaman saan? Saan? Sa hospital, dito sa bahay. Hindi mo maalala? Actually. Lagi kang ganyan, di ba? Pinagawayan natin yan last time. Sabi ko, Hal, pwede po ba huwag mo kong tatawanan kapag pinapagalitan po ako? Explain mo na lang sa akin after, saka ka tumawa. Pero on the spot na tatawanan mo ako, nasasaktan ako. Actually, Kiana, she's right. Mm-hmm. Kasi lagi akong napapagalit kay Pei. Every time napagalit ako si Pei, tumatawa ka talaga. Hindi lang ako yung nakapansin, alam mo ba? Hindi ko lang sinasabi sa'yo, pati si Ate Mikay. Pei, okay ka lang ba na kapag pag pinapagalitan ka, tinatawanan ka ng partner mo, ako yung nasasaktan para sa'yo. Si Mikay nagsabi nun. Opo, doon ka naapektuhan. Hindi po. Bago pa lang niya po sabihin yun, nag-away na po kami ni Kiana dahil dito. No-open naman niya sa akin. Oh, pero alam mo kasi,
kung bakit naramdaman mo ni Mikay. At kung bakit bago pa sabihin sa'yo ni Mikay, eh naramdaman mo na. Kasi medyo parehas kayo. Parehas kayong maramdamin at medyo parehas kayong nakatingin sa negative. Pansinin mo, bakit ako hindi ko pinagagalitan si Kiana na tumatawa siya sa'yo? Di ba, dapat ako number one. Huwag maging partner ka. Huwag mong tawaran yung partner mo pa na mapagalitan. Alam mo kung ako, ano, ako naman ah. Point of view ko naman sa POV ko. Ang galing ni Kiana, no? Pag bad vibes na yung sitwasyon kay Paye, imbis na nadadagdagan yung bad trip namin kay Paye kasi nakaganon, tatawa siya, naaano niya kami, nakakalma niya kami. Yun naman yung side na nakikita ko kay Kiana. Kaya pag nagalta kita ngayon, tatawa si Kiana, matatawa na din ako. Imbis na magalit kami sa'yo or mas magtampo, napapakalma niya yung sitwasyon. Kaya ako naman, never ako nagsalita kay Kiana. Ako, sa tingin ko naman, sana makita mo din yung ganung side. Nakita ko pero, yung mga puhin, mami. Pero sa akin po kasi, hindi ko siya mati kasi nasasaktan po ako. Okay. So, magkakaiba kasi tayo ng point of view. Siya kasi gusto niya nakakampi. Oo. Oh. Pag seryoso siya, gusto niya seryoso ka din. Oo. Oh, yun lang. Diba? Tama si Vince. Kahit anong nangyaring bigat sa loob ng isang gabi o ng araw namin, talagang ang iniisip pa at concern talaga ni Pai yung inis o batid niya sa jowa niya o kung anong problema niya sa jowa niya. Kahit ang ate niya muntik-muntikan na. Na sana para gumaan ng isang araw ay huwag nating dagdagan ng kaartihan o tampo mo o Felix o Papa, hindi si Papi na muna. Sobrang obvious na yung ate niya may pinagdaanan. So possible na kaya wala siya sa mood kasi grabe yung nangyari kanina. May sinasabi minsan si Papi na hasabihin niya yung para masaktan ka lang. Pero hindi yun totoo. Alam niya yung sa sarili niya. May ganun si Papi. Nagmanay sa akin yan. Kasi may ganun ako ugali. Sasabihin ko sa yung pangat ka kahit hindi naman totoo. Kasi gusto ko itang masaktan. Kasi nasaktan mo ako eh. Nakakaramdam siya ng revenge. Ng comfort sa revenge. May ganun siya. Kasi lumaki din siyang ganun. Kapay mo lang din Kiana kung tungkol ba yun doon o hindi. Pero gets ko din naman na gusto din ni Kiana ng assurance. Hindi lang para sa kanya. Assurance din na iiwanan kanya ka dahil sa lahat ng nangyari kanina. Kung okay lang ba sa'yo. Kasi syempre kailangan mo din ng support niya. Kung okay lang ba. Alangan namang sumabay pa siya. Nakaalisan kita kung okay ka lang ba. Eh, nangyari everything. Kaya gusto talaga niyang issue ng issue. Kailangan mo ng patience. Laging tanong sa akin ni Harvey, pero hanggang kailan? Hanggang kailan? Ang pagmamahal ay magpagpasensya. Yun talaga ang susi doon. Kaya tingnan mo, walang tumatagal sa akin. Walang nagpapasensya sa akin eh. Nakakita ako nung papasensya sa akin, for the first time, akong namili, magpapabuntis ako dito. At alam naman tayo niya na hindi siya planado. Pero ito talaga pinili ko, magpapabuntis ako dito kasi alam kung ano man ang mangyari. Mag-attitude man ako, magpapasensyahan ako nito. Kaya ikaw, pagpasensya mo si Kiana pagpaulit-ulit. Ikaw, magpasensya ka, mag-isip ka, kumapa ka din sa paligid, and vice versa. Ikaw din lumagay ka sa sitwasyon niya, ikaw din ganyan, kung may pinagdadaanan. Para bago ka mangulit, wala lang sa mood. Hayaan ko munang hindi maging okay, hayaan ko muna siyang ganyan. Tapos, pag tinanong kayo ni Vince, or ako, okay lang ba kayo? Mami, time lang po, space lang. Huwag yung ano, huwag kayong bata na, ba't umiyak? Wala po, wala! Ganun kasi mga bata, hindi maging sa mga teens, mga Gen Z. Pag tinatanong mo, bakit ka umiyak? Wala! Mayroon po ako sandali. Mamaya ako nakuwento sandali. Ayoko po ikuwento. Pwede yun. Okay ba kayo? Hindi. Huwag kayo magsinungaling. Okay lang po kami kahit hindi kayo okay. Hindi totoong ikaw lang bahala. Hindi totoong okay lang. Alam mo sa sarili mo, hindi. Ayaw mo talaga umuwi si Kiana. Pero kung sinabi mo nang ayoko talaga umuwi ka, pero naiintindihan ko, magkikita naman tayo mamaya para maging maayos, tapos period. Si Kiana, mangulit ulit yan. Kasi gusto niya rin maramdaman. Kung pipigilan mo siya o hindi, pwedeng ganun. Sure ba talagang okay lang ba talaga? Uulit-ulitin mo lang, Paye. Ang tiyaga ni Jowa, pinagharap niya si Paye at Kiana para maging okay sila. Nakatulong ba yung pag-uusap natin ngayon? May pikon pa rin po kay Kiana. Hindi po siya mawala. Ay, hindi talaga mawala yun, Paye. Alam mo kung bakit? Partner mo eh. Mahal natural mo. Yun. Natural lang yun. Kaya yun. Kaya kayo... Tanda kayo, matuto kayo. Pagmunahin yung pekon-pekon pa eh. Wala ka pupuntahan yan. Hindi ganyan mag-ayos ng relasyon. Pag-ayos yung relasyon, magyakapan kayo. Try natin tanggapin ang pangat at maayosan at pag-usapan natin. At next time, mag-ano tayo, mag-i-open tayo sa nararamdaman natin para hindi tayo nakaka-misunderstood. Okay, mag-practice natin yan. O dito ka, Kiana tsaka pa eh. Maghahawakan kayo ng kamay. Para si Tyrone dyan na naman. Ano? Ukada, ganyan kami ni Tyrone. Maghahawakan kayo ng kamay. Doon ka na, tumayo ka na, maghahawakan kayo ng kamay. Tara mga kami. Oh. Kala mo naman talaga, may suso. Mami! Oh, maghahawakan kayo ng kamay. I do.
O, sabihin niyo, sasabihin doon sa bawat isa at magtitinginan kayo sa mata. Ganun yun. Ganun yun, Kian at Pahi. I do. Hal? Hal? Magtingin na kayo sa mata, putang ina. Hal? Wait lang po, Oni. Hal? Simula ngayon. Simula ngayon. Lagi nating tatandaan. Lagi nating tatandaan. Na ang pagmamahal. Na ang pagmamahal. Ay mapagpasensya. Ay mapagpasensya. Kailangan nating tanggapin. Kailangan nating tanggapin. At mahalin. At mahalin. Ang pangit na ugali. Ang pangit na ugali. Ng bawat isa. Ng bawat isa. Bago ang mabuti. Bago ang mabuti. Simula ngayon. Simula ngayon. Mas magiging honest. Mas magiging honest. At vocal. At vocal. Na tayo. Na tayo. Sa nararamdaman ng bawat isa. Sa nararamdaman ng bawat isa. Lagi natin tatandaan ng paulit-ulit. Lagi natin tatandaan ng paulit-ulit. Na ang pagmamahal ay mapagpasensya. Na ang pagmamahal ay mapagpasensya. Gusto ko may feelings. Na ang pagmamahal ay mapagpasensya. Na ang pagmamahal ay mapagpasensya. Isa pa. Na ang pagmamahal ay mapagpasensya. Okay na, itatak nyo yan sa utak nyo, okay? Ayun mo yung kiss the bride. Oh, magyakap na kayo! Para ano, talagang Mami, okay na kayo! Mami, iniiwasan nyo nga pag mag-hug po kami, di ba? Hug, okay lang. Okay lang. Okay. Nakikipagyakapan ka nga sa CCTV, nakita rin kami. Kala mo may takas ka? Hug kayo together, siya lang iwakap sa'yo, tiga mo. Kaya ani? Nakayakap pa, umami. Oo, isa pa, wag hug kayo ng maayos. Nipple sa nipple. Hindi maayos na hug yun. Ay, ang totoong hug na nabibuild ng trust ay 10 seconds. Maayos. 10 to 2 minutes. 9. Oo, yun talaga yun. 8. Well, umayos ka po. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Happy New Year! Okay na ha? Pagising ko, palagi naman, nagugutom ako. E di bumaba ako. Pagtingin ko sa baba, andun si Kiana at si Paye. Hindi man sila magkatabi, pero isa sila ng parte ng sofa pa ganun, hindi din pala umuwi si Kiana. E di tama talaga si Vince. Yung napalabas niya kay Paye na, ano, gusto mong bang umuwi si Kiana o hindi? Hindi. Hindi na tuloy umuwi si Kiana. Doon din natulog at pagkasama sila ni Paye. Wala akong masabi kundi tama talaga si Jowa, tama si Vince. Bilang buntis ako ngayon, hindi ko dapat nararamdaman na may negative energy sa bahay. Nataranta siya sa nakita niya kay Papi at ayaw niya mabunta ako sa ganong sitwasyon. Hindi ko dapat nararamdaman o nakikita o kahit masense ko man lang na may nag-aaway sa bahay. Kaya dapat pag may nag-aaway nang walang kwenta, hindi ko dapat ini-entertain. Itinuturo ko palagi sa lahat ng nakakilala ko na pagpasok ko na sila o hindi nila alam yung sagot, na lagi mong alalahanin na ang pagmamahal ay mapagpasensya. Pero may mga panahon na tulad nito, paulit-ulit ko na sasabihin, tama si Vince, baka dumating yung point na hindi ko tuma-apply sa sarili ko. Dahil buntis ako at malaking possibility mangyari sa akin na mawalan ako ng patience. Pasensya na, tao lang.